Sa wakas ay bumalik kami sa bahay, pagkatapos ng isang linggong pananatili sa bahay ni Jasper. Inaayos ko ang mga damit namin pabalik sa mga shelves, habang ang baby ko ay masayang naglalaro sa crib sa harap ng telebisyon. Pinuksan ko ang pinto para mapanood ko siya mula sa kwarto. Napaka-adorable niyang panuorin lalo na kapag gumagalaw siya, at sumayaw kasama ang mga makukulay na cartoons sa screen. Ang aking baby ay sabik na matutong maglakad. Noong weekend, dinala ko siya sa park at nag-practice kami sa paglalakad sa damuhan. Nililibang niya ang kalikasan at pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro sa paligid. Ayaw umalis ni baby at tumulo pa ang mga luha niya nang lumayo kami sa isang playground. Kasama namin si Hunter, napaka-attentive niya. Maingat niyang sinusundan ang anak namin, kung saan man gustong mamasyal ng maliliit niyang paa. Sa tuwing madadapa ang aming baby sa lupa, ang kanyang ama ay laging mabilis sa pagsundo sa kanya. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin ako, at nag-aalan lang na tanggapin siya pabalik sa buhay ko. Ang aming mga luha at mga labanan ay ginawa sa akin na mas naguguluhan at nabighani. Did you ever love me? Nabigla pa rin ako sa mga kilati na binigay niya sa akin noong nakaraan. Inalis niya ako sa aking mga paa sa pamamagitan ng kanyang malalim, mapusok, at walang hanggang halik. Pagkatapos ay marahan niyang binigkas ang tatlong salita sa pagitan ng kanyang mga halik. It flattered me to know that he felt the same way all along. Siya ay naging isang domestic husband. Siya ang nagluto, nag-vacuum, naglaba, nagtapon ng basura, bumili ng mga groceries, kinuha ang mga tungkulin sa diaper, gumawa ng mga baby formula, pinagtitimplahan ako ng kape tuwing umaga, at nag-scrub pa sa sahig ng banyo. Determinado siya. Hindi siya nagreklamo o nagprotesta kapag ginagawa ang mga gawain. Pinagmamasdan ko lang siya sa gilid ng aking mga mata. He looked so tired but he never failed to give me his cute loving smile. May mga katulong siyang gumawa ng mga gawain sa bahay niya at hindi siya sanay mag-scrub o mag-vacuum ng sahig, kaya siguradong pagod na siya sa lahat ng mga gawain ibinigay ko sa kanya. Sinong mag-aakalang naglilinis ng toilet ang bilyonaryong ito? Sa kalagitnaan ng gabi na umiiyak ang baby ko, lagi siyang unang nagigising at gumagawa ng mga bote ng gatas at nagpapalit ng diaper. Hinayaan ko siyang matulog sa loob ng kwarto namin. Mayroon siyang makeshift mattress sa tabi ng kama. 5 beses na mas maliit ang kwarto kaysa sa sarili niyang kwarto, pero hindi siya nagreklamo. Ang mga kapitbahay ko ay parang mga bubuyog na kumakalat sa kanya sa tuwing lalabas siya para magtapon ng basura o magdidilig ng mga halaman. Lalabas sila at batiin o kausapin siya. Tila natulala sila sa kanyang karisma. Natulala ka rin ba sa akin? Tanong niya sa akin sabay pout lips. I usually roll my eyes and smile kapag hindi siya nanonood. There was one Saturday when I woke up late, I found my baby nowhere in sight. I jumped out of the bed and found Hunter holding and animatedly chatting with our baby while cooking in the kitchen. Napakaganda nilang panuorin. Hindi ko sila nagambala, nakatayo lang ako sa malayo habang pinagmamasdan sila. Tinuturuan siya ni Hunter kung paano magluto at kung ano ang niluluto niya. Mukhang interesado ang baby ko habang mabilis niyang kinuha ang mga kagamitan at mga sangkap na abot kaya niya. Baby, narinig ko ang pagtawag sa pangalan ko mula sa likod. Umarap ako kay Hunter at naka-sweatpants lang siya at v-neck white t-shirt. Nakaupo ako sa balcony habang humihigop ng kape habang pinagmamasdan ang mga bituin. Kumuha siya ng upuan at umupo sa tabi ko. Pinalot niya ako ng malalaki niyang braso, at isinandol ko ang ulo ko sa balikat niya habang hinahalikan niya ang aking templo. Babalik ako sa London. Agad akong umayos para harapin siya. Ano? No, hindi ito ang iniisip mo, baby. Idinagdag niya. Gusto kong sumama kayong dalawa. Hindi ako makapagbitaw ng kahit anong salita. Hinawakan ni Hunter ang mukha ko at hinalikan ang ilong ko. Hunter, I know it's too soon. I am not imposing something or forcing you to do it. But I don't want to let you out of my sight again. Never again. Ramdam ko ang kaba niya. Baka matakot siya na sumabog ako. Next week is my parents' anniversary. Iniimbitahan nila tayo. At gusto rin nilang makilala ang apo nila. Miss ka na nila. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Gusto kong umiyak. Sobrang na-miss ko sila. Sina Tita Sandra at Tito James, ang mga magulang ni Hunter, ang pinakatotoong mga taong nakilala ko sa aking buhay.
Hindi sila nagkulang na ipakita sa akin kung gaano nila ako kamahal. Napakatagal na panahon mula noong huli ko silang makita. Hindi ko na sila nakita muli pagkatapos kong pirmahan ang mga papel at itinapon sa labas. Hunter. It's okay, baby. Okay lang kung ayaw mong sumama. Parang kinakabahan siya, pero nakangiti pa rin siya sa akin. Gusto ko. Ano? Nanlaki ang mata niya sa gulat. Gusto kong pumunta, talaga. Oo, nahihiyang sabi ko. Like seryoso. Umuso ako at sinamahan siya ng tingin. Nagbago ba ang isip mo? No, I mean, akala ko tatanggi ka. Pero wala namang problema sa akin kung ano man ang desisyon mo. Umiti ako sa kanya, mukha siyang excited na bata na pupunta sa Ocean Park. Agad niya akong niyakap ng sobrang higpit at hinila ako paupo sa kandungan niya. Salamat baby, sabi niya sabay halik sa mukha ko at masiglang pinipisil. Napakadiin ang dibdib ko sa dibdib niya. Nakasuot lang ako ng red plunging nightie ko sa loob ng robe ko. Hindi ako makahinga. I'm so sorry baby, I got so excited. Pinitawan niya ako sa mahigpit niyang pagkakahawak at natawa ako sa kanya nang makita ko ang namumula niyang mukha. Namumula ka, pang-aasar ko sa kanya habang nakaupo pa rin sa kandungan niya. Lalaki ako, hindi ako namumula, kumanti naman siya. Nakapink ang pisngi mo, napangiti ako, no, hindi sila, nagpout siya. Hindi nakakabawas ng lalaki ang pamumula mo. Aminin mo, minitian ko ulit siya. No, kinanta niya ang sagot niya. Sige, bumaba ako mula sa kandungan niya at iritadong tinapakan ang mga paa ko habang naglalakad palayo. Hoy, tinawagan niya ako. Baby, I'm sorry. Pinulupot niya ang mga braso niya sa akin mula sa likod at namilipit ako. Fine, namumula ako. Inamin niya ito sa wakas. Lumingon ako at nakita ko ang pink shy cheeks niya. Kinalikan ko ang magkabilang pisngi niya dahilan para mapangiti siya hanggang tenga. Agad niya akong binuhat na naka-bridal style at dinala sa loob ng kwarto. Umagiknik ako at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Gutom na ako, kinalikan niya ang leeg ko. So, inusenteng sagot ko, kailangan mo akong pakainin. Laki kang tao, marunong ka talagang magluto para sa sarili mo. Tinitigan niya ako gamit ang mapang-akit niyang mga mata. Dinilaan niya ang ibabang labi. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalaki. Inihagis niya ako sa kama saka kami nagkulong sa isa't isa. Dumating kami sa London bandang alas 5 ng hapon. May private plane si Hunter kaya hindi ito naging hassle sa akin. Ang aming baby ay hindi napigilan ng paglukso pataas at pababa sa kandungan ng kanyang ama. Tila na-enjoy niya ang marangyang tirahan at ang makapigil hiningang tanawin mula sa labas ng eroplano. Si Hunter, gaya ng dati, ay napakamatulungin at nagmamalasakit. Tinignan niya lahat ng kailangan ko, at pinagmamasdan pa niya ang anak namin sa buong biyahe. Gusto niyang magpahinga na lang ako at I enjoy ang view. Habang papunta kami sa penthouse niya, I couldn't help but feel pathetic. Nag-flashback ang mga alaala na parang kahapon lang nangyari. Naalala ko ang daan na karaniwan kong tinatahak para pumunta sa paborito kong kafe, ang Japanese restaurant na gusto kong puntahan, at ang flower shop ni Mrs. Linda. Ang mga alaala ay bumalik sa akin muli. They kept appearing in my head even I already tried suppressing them. Bigla kong napansin ang isang kamay na nagpupunas ng luha ko. Hindi man lang ako umiiyak ngayon. Baby, okay ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Hunter. I'm sorry, mabilis kong pinunasan ang luha ko. Pinagsalikop niya ang magkabilang kamay namin at hinalikan niya ang buko ko. Hindi ko hahayaang may mangistorbo o manakit sa'yo, pangako ko. Bahagya kong itinango ang ulo ko. He kissed me passionately that we forgot the bodyguard sitting in the front row of the SUV. Nang sa wakas ay nakarating na kami sa kanyang penthouse, inalalayan niya akong lumabas ng sasakyan, habang ang isa niyang kamay ay buhat ang natutulog kong baby sa kanyang dibdib. Ang sarap nilang panuurin lalo na nang ang aking anak ay pumulupot sa leeg ng kanyang ama, at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat upang matulog. Panay ang paghalik ni Hunter sa kanyang ulo. Pinuhat niya ito, na parang isang mahalagang marupok na salamin. Habang nakasakay kami sa elevator paakyat sa pinakataas na palapag, hindi ko na napigilan ang sarili kong hawakan ng gusto ang kamay ko kay Hunter. Abnormal ang pawis ko, nagsimulang kumulo ang tiyan ko.
Napansin siguro ni Hunter ang discomfort ko dahil hinila niya ako sa dibdib niya at patuloy na bumubulong ng I love you baby sa tenga ko. Narinig din siguro kami ng mga bodyguard sa paligid namin. Na-flatter ako sa sweetness ni Hunter sa akin, pero nakaramdam din ako ng hiya dahil sa pitong lalaking nakasuot na nagbabantay at nanunood sa amin. Pagkapasok namin sa loob ng penthouse, hindi ko maiwasang tumingin sa paligid. Ang lahat ay pareho, ang mga furniture, ang mga appliances, ang mga portrait bawat kaayusan ay pareho sa paraan na sila ay dati. Nahihilo ako bigla, buti na lang at may couch malapit sa akin, or else mahuhulog ang ulo ko sa sahig. Baby, what's wrong? Tumakbo si Hunter sa gilid ko, at inalalayan ako. Kailangan ko ng tubig. Halos mabulunan ako sa mga sinabi ko. Just hold on, okay? Mabilis siyang tumakbo sa kusina at makalipas ang ilang segundo ay bumalik siya na may dalang isang basong tubig. Gusto mo bang magpahinga? Tanong niya, at nahihiyang tumango ako. Pinuhat niya ako ng bridal style sa kwarto at inihiga sa malambot na kama. Nasaan si Nikolai? Nasa kabilang kwarto siya, natutulog pa. Umupo ako at kalaunan ay napansin ko ang isang napakalaking portrait sa dingding na katabi ng kama. Iyon ang picture ng kasal namin. Nakangiti akong nakatingin sa camera habang matamis siyang nakatingin sa akin. Na-frame ko yun ilang buwan pagkatapos mong umalis. Magtatanong din sana ako kung kailan niya ito na-frame. Bakit? Mahinang tanong ko. Natahimik siya sandali. Naramdaman kong umupo siya sa tabi ko sa kama. I couldn't let you go. Naubusan ako ng salita. Napatingin ako sa malungkot niyang mga mata. Hinawakan ko ang baba niya, at lumapit para halikan siya. Honey, magpalit ka na. Narinig ko ang utos niya sa likod habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa harap ng vanity room. Tiningnan ko siya sa salamin. Nakatayo siya sa tabi ko sa kanyang glorious three-piece suit na may seryosong mukha. Bakit? Inusenteng tanong ko sa kanya, habang nakatalikod ako sa kanya. I don't want other men ogling you. Your dress is so revealing. No, it's not. Umiwas ako ng tingin para itago ang ngiti ko. Nakasuot ako ng red dress with plunging neckline at isang high-cut leg side slits na ipinares sa isang lubutan black platform heels. Ang ganda ng pakiramdam ko ngayong gabi. Napakatagal na noong huli akong dumalo sa isang party na tulad nito. Honey, muling ungol ni Hunter na parang sanggol. Hinawakan ko ang labi niya gamit ang bagong painted finger ko, at mas nabigla ako nang sipsipin niya iyon. Hunter, angal ko at mapaglarong hinampas ang kanyang dibdib. I'll get you another dress, not this one. Wala na tayong oras, let's go. Nauna akong naglakad, pero hinila niya ako pabalik sa matigas niyang dibdib. Ulong niya sa tenga ko at ramdam ko ang lumalaki niyang umbok mula sa likod. You can't leave my side. Don't let other men touch you. No one can dance you except me. Understood? Yes, master. Napangiti ako. I'm warning you, baby. Nagiging seryoso ang tono niya pero mas sexy. Anong gagawin mo kung suwayin kita? Inilibot ko ang aking mga mata na parang batang suwail. Pinadaos-dos niya ang kanyang mga kamay sa mahahabang siwang sa gilid at kinulong ang aking puwitan kaya napabuntong hininga ako. Nagsusuot ka ng thong. Ulong niya sa earlobe ko at mas lalo akong napanganga nang medyo kinagat niya ang tenga ko. Naglalaro ang mga kamay niya sa loob ko. Inilapit niya ang katawan niya sa katawan ko at naramdaman ko ang paglaki ng crutch niya sa likod. Ikaw ang magiging kamatayan ko, baby. Mapangakit siyang umungol sa tenga ko. Nakaramdam ako ng goosebumps sa buong katawan ko. Masarap na goosebumps. Pinisil ko ang harap niya at napaungol siya ng malakas. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, tumakbo ako palabas ng kwarto na nakangisi. Nakarating kami sa venue 10 minuto bago magsimula ang selebrasyon. Hindi ganoon ka-extravagant tulad ng mga nasa Hollywood, ngunit ang sabihin na ito ay napaka-brilliant ay isang maliit na pahayag. Ang mga magulang ni Hunter ay hindi ang marangyang uri. Sila ang pinaka-humble na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Nagsimula akong makonsensya dahil hindi ako nakipag-communicate sa kanila bago ako umalis sa London. Siguradong nag-alala sila sa biglaang pagkawala ko. Lumabas kami ng limo at sinalubong kami ng mga flash ng camera. Hindi ako nagulat nang makita ang mga paparazzi sa paligid na alam na ang selebrasyon ay para sa mga magulang ng famous billionaire model at isang businessman.
Pinuhat ni Hunter ang aming anak sa kanyang mga bisig, at nakaramdam ako ng pagmamalaki nang makitang hindi niya iniisip na kulubot ang kanyang glorious suit. Nagsimulang umiyak ang baby ko dahil siguro sa flash ng camera sa paligid niya. Sinubukan siyang suyuin ni Hunter, pero mabilis ko siyang binuhat nang makita kong tumutulo na ang kanyang mga luha sa kanyang chubby cheeks. Wala akong pakialam kung masisira ba ang damit ko o ano. Ang aking atensyon ay sa aking baby na tahimik na humihikbi sa aking dibdib. Mommy's here, baby. Ulong ko sa kanya habang dahan-dahang iniyuyugyug. Hunter. May narinig kaming boses mula sa likuran, at napalingon kaming dalawa nang makita namin ang kanyang ina at ama na nagmamadaling lumapit sa amin. Nakaramdam ako ng kaba, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang puso ko ay handa nang sumabog anumang oras. Sobrang na-overwhelmed akong makita silang muli, pagkatapos ng dalawang taon. Naramdaman ko ang mga kamay ni Hunter sa bewang ko, at hinalikan niya ang ulo ko. Naramdaman niya siguro ang kaba ko. Olivia, oh my God, agad akong niyakap ni Mommy Sandra. Parang naiiyak ako. Anak ko, saan ka nagpunta? Umiiyak na si Mommy Sandra. Hindi ko kayang yumakap sa kanya pabalik, dahil ang mga braso ko ay dumuduyan sa baby ko. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko. Hinalikan niya ang magkabilang pisngi ko, at ako ay nakaramdam ng sobrang saya. Marami kang dapat ipaliwanag, my beautiful sunshine. Nakangiti siya habang pinupunasan ang mga luha niya. Ang ama ni Hunter. Sunod-sunod na niyakap ako ni Daddy James at hinalikan ang noo ko. Hindi na pinansin si Hunter. Miss na miss ka namin anak ko. Sabi ni Daddy James, sabay pisil ulit sa akin. I can't believe you're here. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Salamat anak ko, salamat. This time lumingon si Mommy Sandra kay Hunter na nakatayo sa tabi ko na nakangiti. Umakbang ang kanyang ina upang yakapin siya. Matangkad talaga si Hunter. Mom, nagsimula na akong magsalita ngunit ang aking anak ay gumalaw na sinusubukang tumalikod, malamang para makita kung sino ang kausap namin. Oh my, is this our grandson? Ulalas ni Mommy Sandra. Lahat ng atensyon namin ay natuon sa baby ko, na nakatago ang mukha sa dibdib ko. Hello my baby boy, I'm your grandma. Pilit siyang kinikiliti ni Mommy Sandra, pero nahihiya ang baby ko, kaya pumulupot na lang siya sa akin. Nakita ko ang ekspresyon ni Daddy James at lumuluha ang mga mata niya. Nakita niya siguro ang baby version ni Hunter sa baby ko. Baby, meet your grandma and grandpa. Matamis kong sabi sa kanya, at tumingin siya sa akin saka kay Hunter. Tumango si Hunter sa kanya at tumawa. Malamang hinihintay ng anak namin ang pagsang-ayon ng kanyang ama. Nahiya tuloy ang baby ko. Bigla niyang ikinumpas ang kanyang mga braso at binti sa tuwa. Karaniwang ginagawa niya ito kapag siya ay mahilig sa isang bagay. Ito ay ang cue. Maingat siyang binuhat ni Mommy Sandra at natuwa siya. Nagulat ang kanyang lola nang humagik-gik ito sa kanya. Kumalakhak si Mommy Sandra at hindi napigil ang halikan ng kanyang ulo at ang kanyang chubby cheeks. Sumama sa kanila si Daddy James at mukhang mahal na mahal niya ang little man. Pareho silang nag-uusap sa kanya, at hindi na napigilan ng baby ko ang paghagik-gik ng malakas. Tahimik kong ipinagdasal na sana maging ganito kami forever. Nakabalot ako ng dalawang malalaking braso ni Hunter habang patuloy siya sa paghalik sa ulo ko. Nakalimutan na namin ang mga paparazzi sa paligid. Tiyak na ito ang magiging headline bukas. Pinapasok kami sa loob ng Grand Hall, sasabihin kong lahat ng mukha na nakita ko ay hindi pamilyar sa akin. Well, hindi naman ako masyadong exposed sa social life ni Hunter, kaya hindi ko sila nakilala. Niyakap ni Daddy James ang apo. Inispoil niya siya habang ang baby ko ay nagdadaldal ng mga nakakatawang salita. Ang buong kaganapan ay perpekto. Napakasaya ng lahat sa dance floor. Nakaupo lang ako mag-isa habang hinahangaan ang mga tao. Nakita ko si Mommy Sandra na nakahawak sa baby ko habang ipinakilala niya ito sa mga kaibigan niya. Siya ay mukhang tuwang-tuwa at proud habang nakayakap sa kanyang apo sa kanyang dibdib. Nag-e-enjoy din ang baby ko sa atensyon na nakukuha niya. May I have a dance with my beautiful woman? Tumangala ako para salubungin ang pinakagwapong lalaki na inilahad ang kamay niya para kunin ko. Nakaramdam ako ng tensyon, pero hindi ko alam kung bakit. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya, at hinila niya ako papunta sa dance floor. Namumula ang pisngi ko, dahil sa hingal ng karamihan. Natigilan silang lahat. Inakay ako ni Hunter at umindayog kami sa tugtog. Umikit ako at isinandal ang ulo ko sa dibdib niya habang dinadama ang mga kamay niya sa likod ko.
Abang tumutugtog yung music na huli ko siyang nakatitig sakin. Nagniningning ang asul niyang mga mata at naramdaman kong mahal ko siya. All of a sudden, nakita kong tumutugon ako sa mga halik niya. Aalis na sana kami nang tumawag si Hunter sa telepono at nagdahilan. It had been 10 minutes since he left and I was feeling anxiety already. Ang aking mga paa ay sumasakit, at ang aking baby ay natutulog sa aking mga bisig. I decided na bumaba na lang at hintayin si Hunter sa kotse. Nakasunod sa akin ang tatlo niyang tauhan. Habang nakasakay ako sa elevator pababa, hindi ako mapakali. Sobrang pagod ang naramdaman ko, at ang gusto ko lang ay masahe lalo na sa masakit kong paa. Habang papunta ako sa labas ng hotel, naabutan ko si Hunter na nagiging komportable sa isang morena habang nagkakape. Nagdilim ang paningin ko, nakaharap sa akin ang likod niya, pero alam kong siya ang lalaki, enjoy na enjoy ang babae sa kanilang usapan. Damn you, Hunter, habang nagsasaya ka dyan, nandito ako halos malaglag sa pagod kong heels. Nagpatuloy ako sa paglalakad na parang walang nangyari. Pumasok na ako sa sasakyan at sumunod naman ang mga bodyguard sa loob. Please drive now, mahinahon kong wika. Ma'am, kailangan pa ba nating hintayin si Mr. Montemayor? Tanong ng isa sa mga guard. No, let's go, utos ko. I felt so burned out. Gusto kong mapag-isa, hindi sa kotseng ito na puno ng mga bodyguard. Kung sinuot ko lang sana ang komportable kong sapatos, kanina pa ako naglalakad at gumagala sa syudad. Pumalik na kami sa penthouse. Bago ako bumaba ng sasakyan, tinanggal ko ang sapatos na suot ko, at maingat na inayos ang baby ko sa dibdib ko para hindi siya magising. Naglakad ako ng nakayapak. Ito ay mas mahusay kaysa sa ipagpatuloy ang paghihirap ng paglalakad na may masakit na talampakan. Pagkatapos kong magpalit ng damit ay dahan-dahan ko siyang inilagay sa crib nang mapansin kong pumapatak ang mga luha ko. Huwag kang umiyak, Olivia. Nagpalit ako ng damit at mabilis na naglinis ng mukha. May nakita akong ekstrang kumot sa cabinet at saka kinuha ang couch sa loob ng kwarto ng baby ko. Sinadya kong i-lock ang pinto para hindi siya makapasok. Habang pinapanood ko ang aking baby na natutulog, inaanod ko rin ang aking sarili sa pagtulog. Sa kabilang banda, si Hunter. Pinaliwanagan ng spotlight ang stage at lahat ng audience ay nakatutok sa akin. Napansin ko ang malalandi nilang sulyap, kasama na ang babaeng host na katabi ko. Hindi ako naging mahiyain sa ganitong uri ng sitwasyon, ngunit ang isang ito ay nagpakaba sa akin like hell. Ako ay na-interview at na-feature ng hindi mabilang na beses mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, bilang ang most successful and highest paid male model and a businessman, at iyon ang naging dahilan ng aking buhay. Nais malaman ng mga tao ang lahat tungkol sa akin, mula sa damit na suot ko hanggang sa uri ng toothpaste na ginagamit ko. Mukhang marami silang alam sa akin, ngunit may isang bagay na hindi nila alam. That I was married once. No, I'm still married. Siya ang naging limelight ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako makapaghintay na makauwi. Siya ang naging lahat sa akin. Ngayon ko lang na-realize nung nawala siya sa buhay ko. You never know who you are until you lose something. I was stupid. Nagkamali ako. Paano ko magagawa iyon sa kanya? Ang asawa ko. Ang sarili kong asawa. Ang babaeng nagpahalaga at nagtiwala sa akin ng lahat ng nasa kanya. Nakaupo ako sa isang sopa sa harap ng mga kamera at ng mga tao. Naramdaman ko ang kabuuang tensyon sa loob ko. Napansin niya siguro ako. You have been selected to judge for this year's Miss Universe. But aside from that purpose, ano pa ang mga plano mong gawin habang nananatili sa bansa? Tanong sa akin ng female host. My woman is here. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Nandito ako para sa'yo, baby. Alam ba niyang nandito ka para sa kanya? No, sumagot ako. No, hindi niya alam. So you're gonna surprise her then? Malapit na ba kami makarinig ng wedding bell? Umiti ako. She's already my wife. Hindi pa namin narinig ito before. Wow, would you mind to tell us how long you've married? It's been almost 2 years now. Natawa ako nang makita ang gulat ng mga tao. Nagkamit ako ng whoops of delight mula sa kanila. Wow, this is such a blast. Ladies and gentlemen, taken na ang sexiest and most stylish male model and businessman on earth. So back off. I never saw it coming from the female host mismo. Nagpipigil ako ng tawa.
Patuloy siyang nagtanong sa akin ng mga tanong na may kaugnayan sa aking negosyo at sa aking karera bilang isang modelo. Eksaktong 30 minutes na tapos ang interview, umalis agad ako para sa next photoshoot ko. I came here not because of the pageant but all because of my wife, Olivia Montemayor. Olivia ko. Sinabi sa akin ng aking pribadong investigador na bumalik siya sa kanyang homeland pagkatapos umalis sa London. Hindi bababasa kung saan siya nagpunta batay sa mga records ng paglalakbay ng airline. Ang pagtanggap sa gawaing maging judge ng pageant ay sideline ko lang. Kailangan kong malaman ang mga lugar sa paligid ng bansang ito. Kinailangan kong mapabilib siya, para akong stalker ngayon. Ayaw kong sumulpot lang sa doorstop niya at mabigla siya. Ang pagtatakot sa kanya ay ang huling bagay na gagawin ko. Here I come, baby. I will never let you go, never again. Pagdating ko sa university, sinalubong ako ng mga hagik-gik at hingal ng mga estudyante. Nakilala ko si Mr. Patrick, ang dean ng university. Ipinakilala niya ako sa mga fellow teachers and associates. Sa totoo lang, I felt so flattered sa atensyon na nakukuha ko mula sa kanila. Sa tuwing nagkakamay kami, parang ayaw nilang bitawan ang kamay ko. Ako ang palaging humihila, natawa na lang ako sa loob. Not that I was assuming, pero halatang nang-aakit sa akin yung mga babae. Marami akong nakuha pero minsan nakakatakot. Tumayo ako at inilibot ang paningin ko sa buong kwarto, where is she? I want her, where is she? And this is our literature teacher, Miss Olivia Sandoval. Narinig kong nagsalita si Dean Patrick. Lumingon ako para makita ko ang babaeng kanina pang hinahanap ng night dreams at daydreams ko. Hindi pa niya ako pinapansin. Abala siya sa pagbabalanse ng kanyang bag at mga libro mula sa pagkahulog. Sinundan ko siya ng tingin. Nang tumangala siya, buong gulat ang nakasulat sa mukha niya. Napaatras siya at nahulog ang mga libro niya. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinulungan siya. Hindi niya ako nilingon. Alam kong nagpapanggap siyang hindi niya ako kilala. Nang maglapat ang aming mga kamay, naramdaman ko ang pag-iinit at tense niya. Ako lang ang lalaking nakakapagpakilig sa kanya ng ganito. Siya ay tila hindi mapalagay. Alam kong hindi niya ako kayang pigilan. At alam kong masama yun ngunit natutuwa akong makita siyang naguguluhan. Napaka-sexy at maganda ang hitsura niya sa suot niyang puting casual na damit. Naikuyong ko ang kamao ko at bumuntong hininga. Nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko at ang mga nagngangalit kong testosterone. I wanted to ravish her right then and there. Pinagmamasdan ko siya. Mukha siyang hindi komportable. Sinadya niyang umiwas ng tingin. Alam niyang kaya kong mag-orgasm sa mga titig ko lang. Biglang tumunog ang phone niya kaya dali-dali siyang nag-excuse palabas ng opisina. I'm gonna get you back again, baby. Sinipa ako ng loob ko. Gusto kong tumakbo sa kanya. Ang pagiging benefactor ng university ay bahagi pa rin ng aking plano. Kailangan kong maging malapit sa kanya. Dahil ito ang lugar na palagi niyang pinupuntahan, kailangan kong makuha ang lahat ng access sa loob ng university para masundan at masuri ko siya araw-araw. Para akong stalker, pero wala akong pakialam. Umalik ako sa hotel na tinutuluyan ko. Tinanggal ko ang cuffs ko at ang tie ko, at umupo sa malaking couch. Naalala ko ang aming pagtatagpo ilang oras ang nakalipas. Nahanap ko na siya sa wakas. Mukha siyang mas payat kaysa dati. Si Olivia yung tipo ng babae na walang pakialam kung mataba o payat, basta wag lang mag-skip sa pagkain. Isa iyon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Palagi niyang gustong-gusto ang luto ko. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakadate ko noon. Palagi silang pipili ng salad sa menu at gustong pumunta sa mga mag-agarang restaurant. Ngunit mas gusto ng aking Olivia na kumain ng mga pagkaing kalye at maraming carbs. Siya ay hindi kailanman mahilig sa gym at exercise, hindi naman siya tumataba. Hindi ko siya pinakawalan sa paningin ko. Minsan ay kinakaladkad ko siya sa isang gym sa loob ng aking penthouse ng madaling araw, ngunit palagi itong nauwi, pawis na pawis ako habang siya ay natutulog sa sopa. Pagkatapos, kinailangan ko siyang buhatin muli sa kwarto. Nabasa ko sa ilang mga magazine na ang sex ay ang pinakamahusay na exercise. Kaya palagi kong sinisigurado na nagwo-workout siya araw-araw. I always made love to her like everyday. Gustong-gusto ko kung paano siya naging walang hiya sa kama. Naging walang kabusugan akong lalaki simula nang makilala ko si Olivia. Hindi ako naging sapat sa kanya. I always craved for her. Kahit na sa gabi kapag umuwi akong drained at pagod, lagi niya akong hinihintay at binibigyan niya ako ng mga bagay na nakakapag-relax sa akin.
Laking tuwa ko nang malaman kung ako ang una sa kanya. Noong unang gabi sa aming honeymoon, maraming beses kaming nagtalik hanggang madaling araw at tinuruan siya ng iba't ibang posisyon habang kusang loob niyang isinusuko ang sarili sa akin. Kabisado ko na ang bawat tabas ng kanyang katawan, at lagi kong gustong marinig na isinisigaw niya ang pangalan ko, kapag nag-orgasm siya. Kakasimula ko pa lang, kailangan kong gumawa ng paraan para mapalapit sa kanya, sa puso niya. Kinabukasan, maaga akong nagising at inihanda ang aking sarili para bisitahin ang aking asawa. Ang imbestigador ay nag-email sa akin ng kanyang address at doon ako patungo. Kumatok ako ng ilang beses sa pinto, pero wala pa ring sumasagot. Matyaga akong naghintay, maling address siguro ang nakuha ko. Aalis na sana ako nang tuluyang bumukas ang pinto, tumambad ang pinakamagandang babae na nakasuot lang ng 90s at silk pink robe, my woman. Alam kong wala siyang bra sa ilalim ng lacy material. Namangha ako, napalunok ako ng mariin. Agad akong nahirapan doon. Wow! Bumaba ang tingin ko sa kanyang dibdib at kitang-kita ang kanyang mga nipples, those are mine only. What are doing here? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong niya ulit. Nagsalubong ang kilay niya. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Kumuha ng isang mahigpit na pagkakahawak. Hunter. She was the one only woman who could make me fall on my feet. Gusto kong sakmalin siya doon at pagkatapos. Pero ayokong takutin siya. Napansin kong bumalik siya sa loob, at hinarang ko ang pinto gamit ang paa ko bago niya ito maisara sa mukha ko. Parang kinakabahan siya. Well, I am too. Kung sinampal niya ako, tatanggapin ko. I deserved it. I invited myself in. Alam kong mas magpapagalit ito sa kanya. This is trespassing. Please see yourself out or I'm calling the guards now. Ramdam na ramdam ko ang init ng hindi nakikitang usok na lumalabas sa kanyang magandang tenga at ilong. So, dito ka nagtatago? Itinanong ko. Hindi ako nagtatago sa sinuman. Mabilis siyang sumagot. If you have no business here anymore, please get out. Pero imbes na lumabas, pumunta ako sa sofa at umupo. Aren't you going to ask me for some coffee? You wish, bulalas niya at nagtaas ng kilay. Sa mismong oras, may pumasok na lalaki. Kamukha niya ang male version ng Olivia ko, maliban sa charcoal black niyang buhok habang si Via naman ay light brown ang buhok. Sino siya Via? Tanong ng lalaki. He is Hunter, a friend. Tumayo ako. Hi, I'm Hunter Montemayor. You must be Olivia's brother, Jasper. I am. Nakangiti siya, sabay balik ng handshake. Mabilis na umalis ang kapatid niya para maligo. I think you're overstaying already. Please make sure to lock the door paglabas mo. She really sounded so pissed. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Naglalakad na siya palabas pero bigla siyang huminto. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Tanong ko ulit. Naaalala ko pa kung paano mo ito isinisigaw when I pleasure you and make you. Stop. Lumingon siya. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nanlambot ako nito. No. Huwag kang umiyak, baby. Ayokong umiiyak ka. We're done. Diretso niyang sabi sa mata ko. Naglakad siya papunta sa front door at iyon ang cue ko. Bago ako lumabas, sumandal ako sa kanya at hinalikan ang leeg niya. Umiyak siya. I will come and claim you back. Nanunumpa ako. Nagising ako na sobrang excited. Nagplano na ako kung paano ko siya hahabulin ulit. Nakahiga ako sa kama habang nakatingin sa kisame. Namiss kong gumising sa umaga kasama ang aking asawa sa tabi ko. Palagi siyang natutulog sa ibabaw ng aking katawan at gustong gusto ko ito. Lagi akong nagluluto para sa kanya. Mula noong araw na muntik niyang sunugin ang penthouse nang subukan niyang magluto, hindi ko na siya pinayagang makalapit muli sa kusina. Anong nangyayari dito? Sumigaw ako. Nasa meeting ako nang makatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa isa sa mga bodyguard na kinuha ko para magbantay kay Olivia. Nagkaroon ng kaguluhan sa gusali, at dumating ang mga pulis sa penthouse. Mabilis kong tinapos ang meeting at dumiretso sa bahay. Nadatnan ko ang aking asawa na nakaupo sa sopa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umakbang ako papunta sa kanya, at hinila siya sa kandungan ko. Nakatitig sa amin ang dalawang pulis at apat na bumbero. Hindi ko nagustuhan ang titig nila sa asawa ko. Naikuyong ko ang aking kamao at niyakap ang aking asawa palapit sa akin. Ipinaliwanag ng manager ang nangyari sa kusina at sa smoke alarm.
Napatingin ako sa wife ko, pero sinubsob lang niya ang mukha niya sa leeg ko. Nanginginig siya. Akala niya siguro magagalit ako sa kanya. Para pag-aanin ang loob niya, hinalikan ko siya sa noo, pagkatapos ay sa labi niya, at ngumiti sa kanya. Well, kung okay na ang lahat, pwede na kayong umalis, utos ko, at tumayo silang lahat at lumabas sa pinto. Okay ka lang ba, baby? Tumango siya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nagluluto ako para sa hapunan at hindi ko napansin ang usok sa buong kusina. Uli na nang marinig ko ang alarma na nagpanik na. Halatang nanginginig ang boses niya. Ngumiti ako ng matamis sa kanya. Sinubukan mong magluto para sa hapunan. Tumango siya. Para sa atin, muli siyang tumango. Hindi naman siguro magkaibigan si Mr. Kitchen at ang sexy kong asawa. Dagdag ko habang natatawa siya sa kahihiyan. Sinalo ko siya gamit ang mga braso ko, at tumuloy na kami sa kusina. Pinaupo ko siya sa upuan at hinalikan siya sa labi. Tinanggal ko ang damit ko at sinuot ang pink na apron. Nagustuhan niya ang pink na apron kaya binili ko ito para sa kanya. Nakita ko ang pagdila niya sa labi niya, at masasabi kong sobrang turn on siya. Well, seeing her licking her lips, napalingon din ako. After dinner, I expect my dessert. Sexy akong ngumiti. Lumapit ako sa kanya. I will surely ravish you later, my sweetest dessert. Pagkatapos ay dinilaan ko ang gilid ng kaliwang tenga niya kaya napangiti siya. Si Mr. Patrick, ang dean ng university kung saan nagtatrabaho ang aking asawa, ay nag-invite sa akin na mag-lunch kasama nila. Nang makita ko ang aking Olivia na naglalakad sa loob ng venue, hindi ko maiwasan na titigan siya ng may pagtataka. Though she got thinner than before, she never failed to mesmerize me. Nakasuot siya ng royal blue na formal attire. Ang paborito kong kulay, katulad ng kulay ng suit na suot ko. Nakabuntot ako sa kanya habang naglalagay siya ng mga pagkain sa plato niya. Nagiging maselan ka na ba sa mga pagkain ngayon? Nagulat siya at lumingon sa akin. Good afternoon, sir. Matigas na tugon niya. Huwag mo akong tawaging sir. You know I hate it, lalo na sa bibig mo. Pinagtitinginan kami ng mga tao, siguro nagtataka kung bakit ako nagtaas ng boses. Then suddenly, apat na babae ang dumagsa sa akin at nagpakilala. Isang ngiti at pakikipagkamay ang ibinalik ko, ngunit hindi ako interesadong makilala sila nang hindi gaanong kabisado ang kanilang mga pangalan. I excused myself at naglakad papunta kay Mr. Patrick. Mr. Montemayor, thank you for joining us. It's our pleasure having you here. Thank you, Mr. Patrick, I want to walk around the school and Olivia offered to help me. Can we excuse ourselves now? Hindi ako humihingi ng permission. Hindi ko kailangan. Sinabi ko na lang sa kanya para siya na ang maghahatid sa akin kay Olivia. Alam kong hindi siya tatanggi sa pabor mula mismo sa dean. Olivia. Ah, Olivia, Miss Sandoval. Of course, I'll lead your way to her, Mr. Montemayor. Sinundan ko siya. Inayos ko ang aking suit at sinuklay ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Kinailangan kong mapabilib siya. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng mesa habang kumakain ng cupcake at masayang sinusuri ito. Ang cute. Miss Sandoval, thank you for your generosity. Sinabi ni Mr. Montemayor na nag-offer ka na ilibot siya sa school. Wala ka na yata klase mamayang hapon, pwede ba pagkatapos ng lunch? Tuwang-tuwa na sabi ni Mr. Patrick. She looked so shocked at ibinaling niya ang tingin niya sa akin. Gustong magprotesta ng mga mata niya, alam ko. Sure, no problem sir. Parang nag-aalangan siya. Kinailangan kong tiisin ang mga nakakamatay niyang titig. Lead the way, Miss Sandoval. Papatayin niya ako for sure. Naglakad-lakad kami sa campus. Ramdam ko ang awkwardness, at pilit niyang inilalayo ang sarili sa katawan ko. Thank you for being part of the university, sir. Napaka-professional ng kanyang kilos. It's always been my pleasure. Miss Sandoval, magsasalita pa sana ako pero biglang tumunog ang phone niya. She excused herself at naglakad papunta sa isang sulok ilang metro ang layo sa akin. Mukha siyang nataranta habang may kausap sa telepono. Lumapit ako sa kanya, pero hindi niya siguro napansin. Hello baby, mommy is here. Biglang tumigil ang mundo ko. Baby, may anak siya. Nakaligtaan ba ng pribadong investigador ang impormasyong ito? Mommy will be coming home now, okay? Please don't cry, honey. Matamis niyang sabi. Uuwi na ako ngayon. Salamat, Jasper. Sinong baby ang kausap mo?
It's none of your business, Mr. Montemayor. Galit na tugon niya at bago pa siya makalakad ay hinawakan ko ang wrist niya. It's my fucking business because you are my wife. Was. Not anymore. Naglakad siya palayo. Naiwan akong naguguluhan at nasasaktan. So nagkaroon siya ng anak. Sino ang ama? Papatayin ko siya. How dare he touch my wife? Ang pag-iisip kay Olivia na may kasamang ibang lalaki ay nagpakulo ng dugo ko. It's your fault after all. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang driver ko para maghanda. I will kill the bastard who touched my woman. Kakababa ko lang ng sasakyan nang bumuhos ang ulan. Pagkatapos kumatok ng dalawang beses, lumabas si Olivia and she looked so furious upon seeing me. What are you doing here? Hindi ko mailarawan ang nararamdaman ko ngayon. Ang maliit na bata sa kanyang mga bisig, he is me. Asul na mata, oh my god. Anong ginawa mo, Hunter? Pwede ba akong pumasok? Hindi siya sumagot. Sigurado akong ayaw mong magtaka ang mga kapitbahay mo kung bakit ako nakatayo sa labas ng bahay niyo. You have no business here. Please leave. Nang makita ako ng baby, agad niyang ini-extend ang kanyang mga braso na parang gusto siyang buhatin. Pagtingin ko sa kanya, lumukso ang puso ko sa tuwa. Hinawakan ko ang malambot niyang chubby cheeks and he giggled adorably and held my fingers. Napakalakas at malakas na ungol ng kulog kaya napatalo ng bata. Lumapit siya sa mami niya. Pinalot ko sila ng aking mga braso at pinapasok sila sa loob ng bahay. Tinanggal ko ang coat ko at itinabi ang sapatos ko. Pwede ko ba siyang kunin? Tumango siya. Dahan-dahan ko siyang hinawakan sa braso at humagikik ulit. My little munchkin, my baby, my little son. Ako ay nasa bingit ng pag-iyak. Niyakap ko siya at hinalikan ang ulo niya ng buong pagmamahal. Ipinulupot niya ang kanyang maliliit na braso sa aking leeg habang ako ay naghaham ng isang kanta. Pagkatapos ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Lumalakas ang bagyo sa labas. Napansin kong palihim na pinupunasan ni Via ang kanyang mga luha. Nasasaktan akong makita siyang umiiyak at alam kong ako ang dahilan. Dahan-dahan kong inihiga ang aking anak sa kama at inayos ang mga unan sa paligid niya. Tuwang-tuwa ako nang malaman kong may anak ako kay Olivia. Hindi na kailangan ng anumang pagsusuri sa dugo. Alam kong anak ko siya, sarili kong dugo. I need to talk to you. Sabi ko kay Olivia, pero nag-walk out lang siya. Tumingin ulit ako sa anak ko at hinalikan ang chubby cheeks niya. I'm sorry, my baby. Pangako ko, anak, I will get you and mommy back. Anong gusto mo? Utol niya. What's our baby's name? Mahinahong tanong ko. Nikolai James, and he is my baby. Nag-aapoy na siya sa galit. Naramdaman ko ito. Kailangan kong umatras ng ilang pulgada kung hindi ay lamunin niya ako doon. Ginamit niya ang middle name ko para sa anak namin. Lalo akong nagpapasalamat at natuwa. Alam kong galit ka sa akin ngayon. Pero ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ako. Higit na galit ako ngayon, lalo na akong galit. Ako ay higit sa galit. Puno ako ng galit. Nang makita ko ang kanyang mga luha ay nasaktan ako sa kaibuturan. No, huwag mo akong hawakan. Sinubukan kong punasan ang mga luha niya, pero tinabig niya ang kamay ko. Olivia, pakinggan mo naman ako, pakiusap ko. No, tapos na ako sa'yo. Tapos na ako dito, baby. Do not call me that, never again. Nang lumuod siya, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Nangingilid na ang mga luha sa pisngi ko habang nakayakap ako sa kanya. Napansin ko na lang na natahimik na siya. Doon ko nalaman na nawalan siya ng malay. Tinignan ko ang pulse niya at okay naman. Mukha siyang natutulog lang. Siguradong pagod na siya sa pag-iyak. Kinalikan ko siya sa noo at binuhat ng bridal style siya sa couch. Inihiga ko siya sa ibabaw ko at sa huli ay nakatulog ako. Let me go. Isang mahinang boses ang narinig ko. Iminulat ko ang aking mga mata at tinitigan ang aking magandang asawa na nakapatong sa aking katawan. Never. I always loved with her here in my arms. Naadik ako sa amoy niya. I will kill whoever touches what's mine. Tumayo siya at naglakad papuntang kwarto. Sinundan ko siya para tingnan ang aming anak na payapang natutulog na may laway sa mukha. So adorable, my baby. Pinulupot ko siya gamit ang aking mga braso mula sa likod at hinalikan ko siya sa leeg. Nagulat siya pero nanatili pa rin siya. Ini-imagine ko ang sarili ko na kinukuha siya mula sa likod na dati niyang gustong gusto. Mas pinagdiinan ko ang katawan namin para maramdaman niya ang pagpukaw ko. Kailangan kong magluto ng hapunan ngayon.
Pinutol niya ang iniisip ko. No baby, hayaan mo na ako. Malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Perfectong timing. Natawa ako sa sarili ko. Goodness, para akong hormonal teenager. Tatawag ako ng taxi pag alis mo. Pwede ba akong manatili dito magdamag? Nakiusap ako. Hindi ko alam ang daan papunta sa hotel at may bagyo. Para akong naliligaw na tuta na hindi alam ang daan patungo sa kanyang kanlungan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya sa sandaling iyon, ngunit binigyan niya ako ng seryosong tingin. Fine, you can take the couch. Masaya akong tumango at nagpatuloy sa pagluluto. Tapos na akong magayos ng table. Ginawa ko itong romantic para sa kanya. Kinailangan kong mapabilib siya. Baby, handa na ang hapunan. Sinamaan niya ako ng tingin. Huwag mo akong tawaging ganyan. Hinila ko siya ng upuan at pinagsilbihan siya before I settled myself. Nagsimula na kaming kumain. Tuwang-tuwa akong makita siyang nasasarapan sa mga pagkaing inihanda ko para sa kanya. How's school? Tanong ko muna to break the ice. Good. Do you have many friends already? What a question, Hunter. I do. Kuminto ako saglit para I formulate ang mga susunod kong tanong. Pwede ba akong manatili dito bukas? I will take care of our son. No need. Jasper is staying, and I only have 2 subjects all in the morning kaya uuwi ako ng maaga. Can I take you and our son out tomorrow after your work? Why? Malinaw niyang tanong. Just to spend time with you and our baby. Nauutal lang ako. Sa totoo lang, ramdam ko ang unti-unti niyang pananakot sa akin gamit ang mga mata niya. Siya lang ang babaeng nakakapagpanginig sa takot hanggang sa aking gulugod. Okay, really? Yes. Salamat. Napatalon ako sa excitement, at numisi siya. Nag-lunch date kami sa sikat na Italian restaurant sa lungsod. Mas lalong nagilty ang pagtingin ko kay Via. Hindi siya umiti sa akin. Natawa lang siya kapag may ginawang something adorable ang baby namin. Gusto kong umiti siya para sa akin. Napakaganda niya sa suot niyang burgundy dress. Ang kanyang mga curve ay perpekto at ang mga dibdib ay mukhang mas malaki, marahil dahil siya ay breastfeeding. Panay ang tingin ko sa kanya. Hindi ko mapigilan sa totoo lang. Gusto kong lumunin ang matambok niyang labi sa mismong lugar. Lalo akong hindi komportable sa aking umbok. Masaya akong nakikipaglaro sa aking anak. Genius na siya para sa kanyang edad. Natuwa siya sa paglalaro ng mga balbas ko, at napaisip ako kung puputulan ko ba ito sa lalong madaling panahon o hindi. Wala ka bang pupuntahan o gagawin? Biglang tanong ni Olivia. Nakaupo ako sa sopa at pinaglalaruan ang aming anak sa kandungan ko habang nanonood ng cartoons. Nope, alam mo hindi ka pwedeng magtagal dito. Napatitig ako sa kanya. Gusto mo bang umalis ako ngayon? Hunter, we both know we are not getting back together. Mahinahon niyang sabi. I want to stay here with you and our son. Kahit na kailangan kong maghukay at mag-grovel, handa akong gawin ito. I will give you access to visit my son kung yun lang ang gusto mo. Nasa totoo lang nabigla ako. Pero gusto din kitang makita. Sumagot ako. Kapag binisita mo ang anak ko, malamang makikita mo ako. No, I want to be present in your life and our baby every day, forever, nakiusap ako. Hunter, itigil mo na ang dramang ito. Mabilis siyang humarang. Hindi kita hahadlangan na makita ang anak ko. Baby, as for us, you are over a year late. Sigaw niya at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. I am not going anywhere, sabi ko sa kanya habang pinupunasan yung luha niya, pero umiwas lang siya ng tingin. Hindi mo ba naiintindihan? I'm not going back to you. Sigaw niya ulit, dahilan para umiyak ang baby namin. Sinubukan ni Via na pakalmuhin siya at kunin siya mula sa aking mga bisig, ngunit itinulak lang ng anak namin ang kamay niya, at sa halip ay umakap papalapit sa aking leeg habang humihikbi. Niyakap ko siya habang siya ay mahinang umiiyak. Baby, I'm sorry, please to come to mommy. Sinubukan ni Via na makuha ang kanyang atensyon at sa wakas ay iniabot niya ang kanyang mga braso sa kanyang ina. Wala naman akong sinasabi. Malamang nagmukha akong tanga. Nanatili lang akong nakatayo at hindi makapagsalita ng kahit anong salita. Nasasaktan akong makita ang asawa ko na umiiyak at nanlulumo. Aalis ako saglit. Babalik ako mamaya. Nagsalita ako sa mababang tono. Napansin siguro ng anak ko ang paglabas ko ng pinto dahil umiyak na naman siya. Inabot niya ang mga braso niya sa akin. Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Naglakad ako pabalik at binuhat ang aking anak at hinalikan sa ulo. I love you son, daddy will be back okay. Matamis kong sabi sa kanya at ibinalik sa mommy niya. Hindi ko maiwasang isipin siya. Umalik na ako sa hotel na tinutuluyan ko, pero gusto ng utak ko at katawan ko na bumalik kay Olivia. Past 10 PM na pero hindi ako makatulog. Ang gusto ko lang ay nandito siya sa aking mga bisig, at ipaalam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. I decided to go to Olivia's apartment and everything just happened. I made love to her and it felt so overwhelming knowing na ako lang ang lalaking nakasama niya. Papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na hawakan ang aking asawa. She was still my wanton wife, she was incredible and beautiful, and she's mine. Siguradong napagod ko siya dahil nakatulog siya sa dibdib ko after I pulled out from her. Hindi man lang siya gumalaw nang binuhat ko siya sa kwarto. Natulog ako sa couch. Ayaw ko siyang mabigla na magising siya at makita niya akong natutulog sa tabi niya. Kahit na ang sopa ay maliit para sa aking laki, nagkaroon ako ng pinakamagandang gabi ng aking buhay. Matagal na panahon na rin noong huli kong naranasan ito. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking secretary kaninang umaga. Nag-fax siya sa akin ng ilang mga dokumento na nangangailangan ng aking signature kaya bumalik ako sa hotel. Nag-iwan ako ng note sa ref ni Via. Halos tapos na ako sa mga paperworks at ngayon ko lang napansin na 2 oras na pala ang lumipas mula noong umalis ako sa bahay ni Via. Kinuha ko ang phone ko at denial ang number niya. Para akong baliw na nakangiti habang hinihintay siyang sumagot. I had to invade her phone without her knowledge para makuha ko ang phone number niya. Sa wakas ay sinagot niya, "Baby, baby, nandyan ka ba?" Tanong ko ulit. Narinig ko ang paghinga niya pero hindi siya nagsalita. Pagkaraan ng ilang segundo ay naputol ang linya. Anong nangyari? Pinabaan ba niya ako? 2 beses kong denial ang number niya pero hindi siya sumasagot. Ano bang nagawa ko? Pagkatapos kong maayos ang paperworks ay dali-dali akong naligo at nagbihis. I kept on dial her number many times hoping she will answer, but I failed. Pumunta ako sa apartment niya pero walang sumasagot. Nag-text ako sa kanya, pero hindi pa rin siya sumasagot. Nakaramdam na ako ng pagkabalisa. Tinawag ko ulit siya at hinihinga ang pangalan niya every single second pero hindi pa rin siya sumasagot. Ang university. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Pagkababa ko ng sasakyan ay nagsisiksikan ang mga tao sa akin. With the help of my bodyguards, mabilis akong nakarating sa faculty office. Nakita ko ang isang middle-aged na babae na nakayakap sa anak ko. Naglakad ako patungo sa kanila at malamang nakilala ako ng aking anak, dahil tinatawag niya ako ng mga nakakatawang baby words. Pinuhat ko siya at isiniksik niya ang ulo niya sa leeg ko. I kissed his chubby cheeks and he giggled cutely. Tumingin ako sa paligid at sa wakas ay nakita ko ang babaeng kanina pa umiiwas sa mga tawag ko. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Kinapit ko siya sa bewang niya at hinalikan siya sa labi. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid. Akin siya. Are you done here? Tanong ko pero tumango lang siya. Take your bag, let's go. Inayos niya ang mga gamit niya at iginiyo ko siya palabas ng opisina. Ang huli kong nakita bago kami pumasok sa sasakyan ay ang mga hingal ng karamihan. Sa buong biyahe, nilalaro ng anak ko ang kurbata ko habang nasa kandungan ko siya. Napaka-adorable niya, my baby boy. Saan mo kami dadalhin? Tanong niya. Sa hotel room ko. Stop the car, we will going home. Mukhang galit na siya. It's your fault, Hunter. No, I'm taking you with me. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Hindi mo ako pag-aari. Natigilan ako sa narinig kong sinabi niya. Sinasaksak niya ako ng sobrang lalim. Olivia, stop being stubborn. Ha, napaungol siya. Sa tingin mo kaya mo na naman akong manipulahin. What's wrong with you? Everything is wrong. Sigaw niya. Ano ang sinasabi mo? Don't kill me, Olivia. What about last night, baby? Do you really think that because we fucked, that makes everything fine now? Sasagot na sana ako, pero nakarating lang kami sa destinasyon namin. Pumasok kami sa loob ng hotel, at napansin kong hindi siya komportable. Nakasuot lang siya ng asul na skinny jeans at low neckline na t-shirt na nakayakap sa kanyang curve, pero siya ang pinakamagandang babae sa lahat. Hindi niya kailangan ng magarbong damit. Well, mas gusto ko siyang walang damit.
Mukhang natuwa ang aking anak sa mga chandelier sa itaas. Magdadal daw siya at humagikik habang pinapanood ang mga dancing lights. Pagkapasok namin sa kwarto, umiyak na ang anak ko. "What's wrong, baby?" Sinubukan kong pakalmihin siya. "I'll feed him," putol ni Via. "Saan ang kwarto?" "Sundan mo ako." I guided her habang bitbit ang mga gamit niya. Umupo siya sa kama at inilagay ang aming baby sa kandungan niya. Napansin kong nahihirapan siyang tanggalin ang bra niya. "Kailangan mo ba ng tulong?" Itinanong ko. "No, kaya ko." Sumagot siya. Hindi niya pa rinali sa pagkakawit ang bagay. "Let me." Mabilis akong naglakad papunta sa kanya at mabilis na tinanggal ang pagkakawit ng bra niya. Napabuntong hininga ako sa leeg niya. Habang pinapakain niya ang anak namin, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang mga dibdib, akin ang mga iyon. Medyo nakaramdam ako ng selos sa anak ko. Nang sa wakas ay natulog na ang aming baby, inalok ko siyang ilagay sa gitna ng kama. Inayos ko ang mga unan sa paligid niya habang nagpapalit ng damit si Via. Kumain na kami ng lunch pero wala ni isa sa amin ang nag-uusap. Gusto ko pero kinakabahan ako. "Via, why I do I feel that you are hating me again?" Itinanong ko. "Bakit? Pinaramdam ko ba sa'yo na gusto kita?" Putol niya. "Via, I already told you, I want you back not just because of our son, but I want my wife, you, back. You don't have a wife anymore. You made that clear since a year ago. I was wrong. I admit, it was all my fault. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang aayusin ito ang mga bagay sa pagitan natin." Madiin siyang sumingit. "Nga pala, ano ang biglaang pagsulpot?" Umiti siya ng sarcastic. "Please, huwag mong sabihin na parang naglalaro lang ako. Hindi ba ikaw?" "Of course not. Pabawiin kita hanggang sa huling hininga ko." Tumayo siya. "Tulad ng sinabi ko, I will give you access to see my son." "No." Pinutol ko ang sasabihin niya at hinila siya papalapit sa akin. Nagsalubong ang aming mga noo at magkalapit ang aming mga labi. "Baby, give me a chance. Just one chance for me to make things right. Let me do this, please." Never akong umiyak dati. "I was asking you the same thing. I begged you. Nakinig ka ba sa akin? Pinigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita para sa sarili ko?" Umagulgul siya ng malakas at sobra akong nasaktan. "No, you threw me out instead. Muntik na akong mapatay sa kalsada. I wanted to kill myself. I have no idea why you divorced me. Why? Why, Hunter?" Tinamaan ako ng kidlat. Muntik na siyang mapatay sa kalsada. Oh my God! Ang mga salita niya ay paulit-ulit sa aking isipan. Ano bang nagawa ko sa asawa ko? Napaluhod ako. "Ano ang ginawa mo sa iyong asawa, Hunter?" "Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. How will I get you back, my Via?" Pinapanood ko lang siyang natutulog sa tabi ng baby namin. Napakaganda niya at inusente. Paano ko nagawa ito sa kanya? Biglang gumalaw ang aking anak, at nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ako, kumikinang ang kanyang mga mata at pinakita ang kanyang walang ngipin ng ngiti, kaya napatawa ako. Pinuhat ko siya at hinalikan ang chubby cheeks niya. Lumabas kami ng kwarto para manood ng cartoons. Nilagay ko siya sa kandungan ko, at kumakanta kami kasama ang mga cartoons sa screen. Biglang nagsalita ng baby words ang anak ko at nang lingunin ko kung sino ang tinatawag niya, nakita ko ang asawa ko na nakatayo sa isang sulok na naka-white shirt lang. Umiti ako sa kanya. Naglakad siya papunta sa amin at umupo sa sofa. Kitang-kita ang lacy underwear niya at wala siyang bra. Bigla akong nakaramdam ng paglaki doon. Pinisil ko ang hita niya at hinila sa dibdib ko. Nakiusap ako sa kanya na manatili sa gabi. Nag-alinlangan siya noong una, ngunit dahil malapit na ang hating gabi, nagpasya siyang magstay. Nakahiga kami sa king-size bed na handa ng matulog, ngunit nilalaro pa rin ang aming baby ang kanyang mga daliri sa paa. Kiniliti ko siya at mas lalo siyang natawa. Tinawag siya ni Via para sa breast milk, at tuwang-tuwa siyang nagpapasalamat hanggang sa siya ay nakatulog. Salamat. Salamat sa paghatid sa kanya sa mundong ito. Siya ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa iyo. Bumaba siya sa kama at pumunta sa gilid ko. Nakasuot lang siya ng puting shirt at boxer shorts ko. Sinubukan kong tumayo, pero tinulak niya ako pabalik sa kama. Umupo siya sa kandungan ko, at naramdaman ko ang paglaki ko.
Hold your horse, Hunter. Give me time. Sabi niya sa akin, pero inirapan ko lang siya. Umawak siya sa leeg ko at kinulong ko siya gamit ang mga braso ko. Does this mean? Thank you, baby. I will never fail you. Never ever again. Natuwa ako at nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Kinubad niya ang t-shirt ko, pero pinigilan ko ang kamay niya. Mukha siyang nahihiya at dismayado. Remember, I never fuck you. I always make love to you. Sabi ko sa kanya bago siya hinalikan ng malalim. Ang sumunod na linggo ay ang aking most treasure. Pinatira niya ako sa apartment niya at habang nagtatrabaho siya, inalagaan ko ang anak namin. Iniwanan niya ako ng mga instructions tulad ng kung paano gumawa ng mga formula at kung paano magpalit ng diaper. Nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa mga babies at pagiging magulang at malaki ang naitulong nila sa akin. Kailangan kong mapabilib si Via kaya lihim akong gumawa ng sarili kong mga pagsasaliksik tungkol sa pagiging magulang. I hired more men to guard us lalo na't alam na ng lahat ang existence nila. Sa wakas ay hinayaan niya akong matulog sa parehong silid, ngunit kailangan kong matulog sa isang pansamantalang mattress sa sahig. Ayos lang yun sa akin basta mapapanood ko sila sa gabi. Ang aking secretary ay nagpadala lamang sa akin ng isang notice tungkol sa isang upcoming meeting with the board members na kailangan ng personal na presensya sa London. Pagkatapos kong huminto sa pagmumodelo para sa menswear ilang buwan na ang nakalipas, ginawa akong pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Papunta na ako sa bahay ni Lavia. Nag-iisip ako kung paano ko sasabihin sa kanya. Ako ay natakot at kinakabahan as hell. Pinuksan niya ang pinto, at hinalikan ko ang ulo niya pagkatapos ay ang labi niya. I need to talk to you, nanginginig ako. Napawi ang ngiti niya. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hinila ko siya papunta sa kandungan ko, pero umiiwas siya ng tingin. Kailangan kong bumalik sa London. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Okay, mahinang sabi niya at mabilis na umalis sa kandungan ko, pero hinila ko ulit siya pababa. Doon ko nakita ang pagpatak ng kanyang mga luha. Baby, tumingin ka sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya pero patuloy lang siya sa paghikbi, oh God. Baby, makinig ka sa akin. I have to settle some unfinished business, but I promise to get back here as soon as I can. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at sinundan ko siya sa kusina. Olivia. Go. Just go. Utol niya. Don't do this please. I know this day will come. You don't need to explain. You don't owe me any explanation either. Just go. Baby, hindi ito ang iniisip mo. Kung ganoon ano ang dapat? Sigaw niya. I already know this will happen soon. Remember, hindi mo na ako asawa kaya pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. The least you worry is me. You are still my wife. You are forever. I didn't submit the divorce papers. Napasinghap siya sa gulat. Yes, baby. We are still married, and I intend to stay married with you forever. Magtatalaga ako ng mga lalaking magbabantay sa iyo at sa anak natin. No, bring your minions with you. Kaya kong protektahan ang sarili ko at ang baby ko. Our baby, he is mine too. He was. Anong ibig mong sabihin? I am letting you go now. Sinubukan niyang lumayo ulit, pero hinila ko siya sa bewang niya. Let me go. Nagkibit-balikat siya. No, never. He is our son, Olivia. It hurts me every time you refer him as your baby only. Nagtataka ka ba kung sayo siya? Galit siyang dumura. This is ridiculous, Olivia. Of course, I know he is mine and my blood. Let me remind you na virgin ka pa nung dinala kita sa kama ko. Your screams were pure. Napaka-inusente mo. At nung nakipagtalik ulit ako sa iyo months ago, sobrang higpit mo na naalala ko nung una kitang pinasok at pinunan. At nagtitiwala ako sa iyo nung sinabi mong ako lang. Pinisil-pisil ko ang puwete niya at sinipsip sa earlobe niya. Sinakmal ko siya sa mismong lugar. Ang aking pagkalalaki ay palaging baliw para sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot at iba't ibang posisyon, sa wakas ay nahulog siya sa mga bisig at ipinikit ang kanyang mga mata. I love you, baby. Pulong ko sa kanya, pero parang hindi na niya ako narinig. For the next 5 months, I felt so empty. Sa sandaling bumalik ako sa London, hindi ako nakakatulog ng maayos. Lagi kong napapanaginipan si Olivia at ang anak ko. Mayroon akong 5 big portrait ni Olivia at ng aming anak sa paligid ng dingding ng aking opisina.
Mayroon akong ilang mga frame ng larawan ng mga ito sa aking penthouse. Walang araw na nakaligtaan kong tawagan siya. Bago magsimula at matapos ang araw ko, palagi ko siyang tinatawagan sa telepono o sa Zoom. Iniiwasan ni Olivia ang mga tawag ko. Minsan kapag sinasagot niya, maximum 2 minutes lang kami nag-uusap at siya ang laging nauunang nagbababa. Ang gusto ko lang ay halikan siya at ipaalam sa kanya na mahal ko siya, but I was always messing things up. Kadalasan ay natutulog ako sa aking opisina dahil hindi ko nagustuhan ang pakiramdam ng pagpunta sa aking penthouse na mag-isa. Olivia is my home, she is my life. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong maglakbay pabalik. Mahigpit ang aking mga schedule. Sinusubaybayan ako ni Jasper, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumabas kasama ang aking mga kaibigan gaya ng pagpipilit nila. Ang gusto ko lang ay makasama si Olivia at ang anak namin. Sa wakas nakuha ko na ang phone ni Jasper. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi sinasagot ni Via ang kanyang telepono, kaya napagpasyahan kong tawagan siya. Sinabihan niya ako na manatili sa linya at dapat ay sinadya ni Jasper na marinig ko ang kanilang usapan. Via, gusto kanyang makausap. Narinig kong tinatawag ni Jasper si Olivia. Pwede mo bang sabihin sa kanya na hindi ako available? Narinig kong sagot ni Via. At kailan ka magiging malaya na kausapin siya? Alam kong iniiwasan mo siya. Bakit ko naman gagawin yun? Naghuhugas ako ng plato, alam mo naman, kaya busy ako. Irritable ang boses niya sa kabilang linya. Hunter, yeah, naghuhugas daw siya ng pinggan, kaya busy siya ngayon. Kumunot ang noo ko, saka tumawa. Yeah, yeah, and you know what? Nakasuot siya ngayon ng pulang damit panloob at lumalabas ang puwitan niya. Nagpatuloy si Jasper kaya napatawa ako. Jasper, anong sabi mo? Sigaw nito sa kanya. Pulang damit panloob. Yes, putol niya sa phone. Olivia, baby, hi, para akong idiot. Anong gusto mo? Kamusta ka? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at email ko. I'm not answerable to you. Gusto lang kitang makausap. Marami akong ginagawa. Pwede ba tayong mag-zoom ngayong gabi? No, magiging busy ako. Kailan ka magiging available? Hindi ko alam. Probably never. I gotta go. Bye. Nakarinig ako ng tatlong beep. Napabuntong hininga ako. Buong araw akong nagpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit ang naiisip ko lang ay si Olivia sa kanyang pulang damit panloob. I mentally slapped myself. Umuwi akong nakangiti na parang idiot. Iniisip ko ang masiglang dibdib ni Via sa loob ng pulang damit panloob sa buong araw. Pinuksan ko ang Zoom para magpadala ng goodnight message kay Via nang mapansin kong online siya. Agad kong pinindot ang call button at hinintay siya. Sumagot siya. Finally, ulalas ko. Via, hinawakan ko ang mukha niya sa screen. Hi, sumagot siya. Nakita ko ang aking little bundle na mapaglarong bumagsak sa kama. Nang makita niya ako ay pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at tinawag akong dadada. Muntik na akong umiyak ng mga sandaling iyon. Give daddy a kiss please. Naiintindihan niya siguro ako dahil gumapang siya palapit sa screen at hinalikan iyon. Lumaki na siya. I was feeling overjoyed. We shall sleep now. Halos hating gabi na. Salamat sa pagsagot sa tawag ko. Napangiti ako sa sarili ko. Finally, everything was settled now. Tuluyan na akong huminto sa pagmumodelo at ni-clear ko ang ibang mga kontratang natitira. Inatasan ako ng karamihan sa mga pinagkakatiwala ang tao na patakbuhin ang kumpanya. Napatingin ako sa blueprint sa harap ko. Ang mga engineers ay nagpipresent doon ng proposition sa aking bagong bahay. Sinigurado kong napagmasda ng lahat at palagi nila akong pina-update tungkol sa progress ng construction. Lagi kong iniisip si Via habang nakatingin sa plano. Ito ay para sa iyo, baby. Para sa atin. Nang matapos kami ay tinawagan ko agad ang secretary ko para ihanda ang private plane ko. Malapit na ang birthday ng anak ko. Inihanda ko ang aking sarili para sa aking pagbabalik. Kinausap ko si Jasper kagabi tungkol sa plano ko. Naalala ko ang huling pag-uusap namin ng seryoso. Iyon ay bago ako bumalik sa London. Nang umalis ako sa bahay ni Olivia ng gabing iyon, nakatayo si Jasper sa labas na nakakunot ang noo. Sundan mo ako, galit na sambit niya. Sinundan ko siya sa isang bakanting lote at nakatayo siya doon na nakakuyom ang mga kamao. Ikaw ang ama ng pamangkin ko. Oo, kinakabahan kong sagot. Ikaw ba yung lalaking nanloko at iniwan siya? Yes. Bago ko pa matapos ang sasabihin ay dumapo ang kamao niya sa kaliwang panga. Bago ko pa maituwid ang mga paa ko mula sa pagkahulog, dumapo muli ang kamao niya sa mukha ko.
Hindi ako lumaban. Nararapat ko ito at higit pa. Patuloy pa rin siya sa pagbato sa akin at napahiga lang ako doon sa lupa na hindi gumagalaw. Napaupo siya sa lupa habang dumudugo ang mga kamay. Hindi man lang niya nabayaran ang mga paghihirap na idinulot mo sa kanya, you bastard. Napakabangis niyang tingnan. Ang kanyang mga mata ay parang kay Via kapag siya ay galit na galit. Napayuko na lang ako at dahan-dahang pinunasan ang duguan kong labi. Isang araw, pumunta siya sa pintuan ko na may dalang isang bag. Umiyak siya sa aking mga bisig. Kinailangan ko siyang buhatin sa loob dahil hindi na siya makalakad. Kumakain siya at bihira sa isang araw. Hindi siya lumabas ng kondo ko. Lagi siyang natutulog at minsan nakaupo sa balcony na blanco. Bihira siyang magsalita. Inabot ako ng isang linggo bago ko malaman na buntis siya. Nagsusuka siya tuwing umaga. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor dahil nag-aalala ako sa kanya being sick and all. She refused to be checked and I had to cry in front of her to persuade her. Nawalan siya ng buhay. Pero nang marinig niya ang heartbeat ng baby, nabuhay siyang muli. Now, don't tell me alam mo ang mga paghihirap niya. Isa ka lang makasarili na bastard. Sabi niya sa kabila. It was all my fault. I don't want to make a repeat of my mistake. I don't intend para saktan ulit siya. Babawi ako sa kanya. Ipinapangako ko sa iyo yun. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagdulot ka ng masyadong paghihirap sa buhay niya at dinadagdagan mo na naman. Please, let me do this. I'm not asking for forgiveness because I know it will never happen. All I want is another chance to make things right with her, for our son. Mahal ko siya. She is my life. For the past years, all I could think was her. I love your sister, Jasper. I love her with everything left in me. Umiyak ako sa harap niya. Tumayo siya habang ako nanatiling nakaupo sa lupa. Isang taon. Ano? Huwag kang magpakita sa loob ng isang taon. No, huwag mong gawin ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng isang taon. Jasper, kung mahal ka pa niya at mahal mo pa rin siya after 1 year, hindi kita hahadlangan na bawiin siya. Maaari mo pa rin tawagan siya, ngunit hindi ka makakatapak sa lupain ito sa loob ng isang taon. Ngunit, isa kang makapangyarihang tao, dapat alam mo kung ano ang gagawin para ituloy siya. Hindi ko kaya, masyadong mahaba ang isang taon. Baka mamatay ako sa pagkukulang sa kanya, bago matapos ang taon. Huwag kang ang madrama, you suck. 3 buwan, 1 taon. Please, hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Kailangan mong tiisin, bastard. 4 buwan, siya ay huminto, kalahating taon. End of discussion. Tumalon ako sa kaligayahan. Sa tingin ko ito ay mas mahusay kaysa sa 1 taon. Nagsimula na siyang maglakad palayo pero tumalikod siya sa akin na may lungkot sa mukha. Saktan mo siya ng 1 beses at lalagyan ko ng bala ang bungo mo. Nakahandusay ako sa lupa habang nakatingin sa madilim na kalangitan. 6 buwan, naglabas ako ng 1 talunang buntong hininga. I came back after 6 months exile granted ni Jasper. Dumating ako 1 linggo bago ang birthday ng aking anak. Pansamantala kong hindi tinawagan si Via to surprise her sa big day ng aming anak. Sana hindi niya ako batihin ng plato at unan kapag nagpakita ako. Pumunta ako sa 1 pastry shop para umorder ng mga cupcakes para sa aking anak. Namiss ko siya ng sobra. Nasaktan ako na hindi ko siya nakikita ng matagal. Gusto ko siyang yakapin at makipaglaro sa kanya. Siya ang aking mahalagang regalo mula kay Via. Siya ang aking kayamanan. Nagsuot ako ng casual na damit at baseball cap para hindi ako makilala ng mga tao. Habang naglalakad ako, nakita ko si Jasper na nakaupo sa labas ng 1 restaurant sa 1 sulok at nagpapakain siya ng chocolate sa 1 baby. Baby ko. Nanlaki ang mata ko sa kaligayahan. Malaki na siya, ang aking munting anak. Naglakad ako papunta sa kanila at unang nakita ako ng aking anak, at tinatawag niya ako with his a toothless grin. Kalaunan ay napansin ako ni Jasper and he had this neutral face. Tumango ako at ngumiti sa kanya at tinapunan ko ng matamis na tingin ang anak ko na tumatalon ng husto. Mabilis ko siyang binuhat gamit ang aking mga braso. Niyakap ko siya sa dibdib ko at hinalikan ko ang chubby cheeks niya. Umupo ako sa tabi ni Jasper at sinisipa ng anak ko ang kanyang mga binti at braso sa kasiyahan. Hello my little monster, daddy misses you so much, sabi ko sa kanya sabay halik sa noo niya. Napansin ko si Jasper sa phone niya. Ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaro sa aking anak ngunit nang marinig kong sinabi niya ang kanyang pangalan, tumigil ang aking puso.
Hi Via, kamusta ka dyan? He has been very behave and always looking cute. Ang kalahating tenga ko ay nakikinig sa usapan niya. Lumabas kami saglit. Nasa park kami ngayon. Oo nga. Via, we have to go now. I will tour this cute baby around. Tumingin ulit sa akin si Jasper gamit ang neutral na mukha. Ito ay uri ng pananakot. Dumating na ang pinakahihintay na Big Friday. Sinabi sa akin ni Jasper na Animal Zoo ang theme. Pagbalik ko sa hotel, nag-internet ako para maghanap ng angkop na costume para sa party. Ini-imagine ko kung ano ang isusuot ni Via. Sa wakas nakakuha ako ng ideya. Nasa tapat na ako ng pinto ng apartment niya nang may nakita akong delivery car na nakaparada sa daan. May dalang two-layered chocolate velvet cake ang delivery man. Excuse me, kay Miss Olivia ba ang delivery? Opo, sir. Ako ang asawa niya. Ako na ang magdadala nito sa loob. Hinayaan niya akong bitbitin ang cake at pinindot niya ang doorbell. Isang blonde na babae ang nagbukas ng pinto at napabuntong hininga siya. Lahat ay nakasuot ng kani-kanilang mga costume at ang bahay ay naging isang kamangha-manghang zoo na may lahat ng mga decorations. Hunter, thank you for coming, peking ngiti ni Jasper sabay tapik sa balikat ko. Natakot siya sa magiging reaksyon ni Olivia. Alam ko. Thank you for inviting me. Saan ko ilalagay ang cake? Tanong ko habang nakangiti kay Via. Napaka-sexy niya sa suot niyang cavewoman costume. Let me. Alok ng isa pang blonde short-haired na girl. Naglakad ako papunta kay Via at hinalikan siya sa noo bago niyakap ang aking anak. Happy birthday baby. Cute siyang humagit-git. Ang aking baby ay nakasuot ng isang cute na costume na leon na may tatlong parallel na linya sa bawat pisngi niya na parang sa isang pusa. Nakatingin sa amin ang lahat na nakatitig. Napansin siguro nila ang pagkakahawig namin ng baby ko. Wait, wait, wait. Nasa gubat tayo kaya kailangang mag-costume si Hunter. Narinig kong sigaw ng isang lalaki. Hinubad ko ang coat ko at napabuntong hininga ang lahat. Ang costume ko ay katulad ni Via. Ako ang caveman niya. Sabay-sabay kaming kumanta ng birthday song at hindi napigilan ng aking maliit na anak ang pagsipa sa kanyang mga binti sa kaligayahan. Masaya ang lahat sa party at sa kantahan. Halatang iniiwasan ako ni Via. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Hinayaan ako ng mga babae na sumali sa usapan nila. Umiinom ako ng isang basong juice nang mapansin kong nakatitig sa akin si Via. Agad niyang inalis ang tingin niya at umiwas ng tingin. I excused myself at naglakad papunta sa kanya. Hi baby. Kinila ko siya sa biwang niya at sinadya kong sumiksik sa dibdib niya. Pwede bang maging discreet ang lalaking ito minsan? Sabi niya. No, I can't. Lalo na kung malapit ka. Umiti ako sa kanya. Sabihin mo ito ng malakas, baby. She wiggled to free herself pero mas hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Pitawan mo ako, Hunter. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo. Thank you for coming. Sabi niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Ayokong mamis ang first birthday ng anak natin. Paano mo nalaman na birthday niya ngayon? Hindi ko naman nasabi sa'yo. Oo, hindi mo sinabi sa akin. Naging abala ka sa pag-iwas sa akin. I have my ways. Kinindatan ko siya. The party was great. Bandang alas tres ng hapon ay umuwi na ang lahat. Niyakap ko ang anak ko habang pinapanood ang mga isda sa aquarium. How many fishes are there? 1, 2, 3. Kinausap ko siya habang nakaturo ang mga daliri ko sa glass. Halos hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata pero humagik-gik pa rin siya habang binibilang ko ang mga isda para sa kanya. Baby, are you sleepy now? Come to mommy. Narinig ko si Via sa likod. Pinuhat siya nito at marahang ipinikit ang mga mata at nakatulog. Siguradong pagod na pagod siya. Inihiga siya ni Via sa kama pagkatapos magpalit ng damit. Napaka-sexy ng likod niya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanya at hinaplos ang leeg niya. Miss na kita. Paano ka nakapasok? Nagluluto ako ng almusal nang may narinig akong boses mula sa likuran. Nakatayo lang doon si Via na nakasuot lang ng malasutla niyang damit at busot na buhok. Good morning baby. Kinalikan ko siya sa pisngi at namula siya. Please sit down. I'll take care of you. Umiti ako ng kinakabahan. Coffee. Tumango lang siya. Tahimik kaming kumain ng almusal. Usog na ako. Ulalas niya. Kaunti lang ang kinakain mo. Pumapayat ka na kaysa sa huling pagkakataon na nakita kita. Oo, it has been 5-6 months na. We will talk after you finish your plate. Wala kang utang sa akin. She snapped.
Please, let me explain, baby. I promise to tell you everything and anything you want to know. Hindi mo obligado, inikot niya ang mga mata and honestly. Nakita kong cute. Tinulak niya ang upuan at tumayo. Just in one smooth swift, kinabig ko siya sa bewang niya. I am not letting you go, never again. Dahan-dahan niyang inalis ang mga braso ko, at naglakad palayo. Nakatayo ako doon sa harap ng pinto ng kwarto. Narinig ko ang mga hikbi niya. Masakit sila. Naglakad ako pabalik sa sofa at umupo ng talunan. Umikit ako at naramdaman ko ang mainit na likido sa pisngi ko. Please let me in, baby. Makalipas ang mahabang minuto, biglang tumunog ang pinto. Would you like to accompany me to the grocery store? Napatingin ako sa kanya at hindi ako makapaniwala sa tinanong niya. Mabilis kong tinanguan ang ulo ko. Sige, gusto ko yun. Ilalabas ni Jasper si Nikolai. Kasama niya yata si Katie. Sabi niya habang maingat na humihigop ng kape. Halata ang mapupungoy niyang mata. Okay, ako na maghuhugas ng pinggan. Gusto mo bang maligo muna? Napangiti ako na parang tanga. Paliwanag niyang sagot. Nakipaglaro ako sa anak ko sa sala habang naliligo si Via. Iniimagine ko ang kanyang hubad na likod at ang kanyang magandang puwitan. Nang matapos siya, turn ko na para mag-shower. Paglabas ko ng shower, nakita ko si Via at Jasper sa may pintuan. Umalis siya kasama ang anak ko sa wakas. Nakatitig si Via sa katawan ko at namumula siya. I chuckled at the back of my mind. I strode my way towards her at bago pa siya makapag-react, hinila ko na siya ng mabilis sa bewang niya. Ang aking pagpukaw ay humihigpit at ito ay napakasakit. Namumula siya. Alam kong sobrang nakaon siya. Magkadikit ang mga ilong namin. Matiin ko siyang tinitigan at naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Tinanggal ko ang tuwalya sa bewang ko at nakaturo sa kanya ang matigas kong pagkalalaki. Hunter, takpan mo ang sarili mo. Umisi siya pero mas lalo siyang namula. Natawa ako habang papalayo siya sa hawak ko. No, don't come near me. Magbihis ka na, utos niya. Idinikit ko ang umbok ko sa tiyan niya at bumulong siya. Pwede mong hawakan, pang-aasar ko sa kanya. No. Tingnan mo ako. No. Ikaw lang ang gumagawa sa kanya ng ganito, sexy kong bulong. He is totally wild right now. He needs you to tame him. Sa wakas ay humarap na siya sa akin. Isinara ko ang aking mga mata at hindi ko napigil ang mapaungol. Nasa gilid ako ng ecstasy nang hindi ko na maramdaman ang palad niya. Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Baby, you're not yet done. She let a evil smile at nilabas ang dila at tumakbo palayo. Pagbabayaran mo ito, baby. Frustration kong sigaw. Napakasakit na masarap. Nakarating na kami sa grocery store. Nakatingin sa amin ang mga babae at maging ang mga lalaki. Pinagsalikop ko ang mga kamay ko sa kanya. Kailangan nilang malaman na akin siya. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang mag-grocery. Pinuno ko ang trolley ng iba't ibang produkto na gusto kong subukan. Hunter, ano ito? Tiningnan ko siya ng puppy eyes. Hindi natin mabibili lahat. May sapat na akong budget para sa mga pangangailangan. Babayaran ko sila. I beamed. No, please. No, baby, please. Hi, handsome. I'm Cassie, by the way. Natigilan kami nang may lumapit sa akin na dalawang babae at nagpakilala. Inabot niya ang kamay niya para makipagkamay. Kumanti naman ako ng gesture pero sobrang sakit sa pakiramdam. Nakatitig sa akin si Via. Hindi ito maganda. I'm Bridget. You can come with us for a cup of coffee and more. Nagsalita yung isa pero hindi ko sila pinansin. Nakatingin ako kay Via na patuloy na umiikot ang mga mata. Tinulak niya ang trolley forward pero nasaloko siya sa bewang niya. It's nice meeting you girls, but I and my wife have plans already for the rest of our lives, and I ought to start it as soon as we reach our bedroom. Goodbye. I smirked while pulling her possessive at lumayo na kami sa kanila. Hinila ko siya sa dibdib ko at hinalikan ang leeg niya. Nakakaamoy ako ng selos. Hinawakan ko ang mukha niya gamit ang dalawang kamay ko at hinalikan siya. Hunter, stop. Nasa public tayo. Pilit siyang kumuwala, pero pinipigilan ko ang aking hawak. Ibig sabihin pwede na tayong magpatuloy kapag nakauwi na tayo. Napangiti ako ng mapaglaro. No, she snapped. Sa totoo lang, I enjoyed watching her so flustered. Tinalo ko siya pagkatapos ng laban namin kung sino ang magbabayad. Nagpunta kami sa ilang tindahan at tinulungan ko siyang pumili ng mga bagong damit at gamit para sa aming baby. Sobrang nag-enjoy ako. The baby stuffs were all so cute.
Hindi ko sila maalis sa paningin ko, kaya binili ko lahat ng gusto ko. Ayaw bumili ni Via ng maraming gamit pero nagpumilit ako. Kailangan ko siyang halikan sa bawat isa. Time na pinagsabihan niya ako para tumigil siya sa pag-ungol. Pagdating namin sa bahay, agad akong nag-unwrap ng mga baby stuff na binili namin. Masyado akong natutuwa, hindi ko nahinintay na buksan ang mga bag. Kahit papaano ay nasaktan ako sa pag-iisip na ito ang unang pagkakataon na bumili ako ng isang bagay para sa aking anak. Hinalikan ko siya sa pisngi pagkalabas ko ng shower. Pinuntahan ko ang aking little boy at binuhat siya. Hinalikan ko yung tummy niya at nagsalita siya ng baby words. Tumawag si Leandro Smith. Gusto kanyang makausap. Nang marinig ko ang pangalan niya mula sa bibig niya ay napatigil ako. Ibinalik ko ang aking anak sa kanyang crib at lumingon ako sa kanya. Anong sabi niya? Shit! Bakit mo siya kinausap, Leandro? Gusto lang niyang pag-usapan sa iyo ang tungkol sa marriage that was not nulled, kalmadong sabi niya. Natigilan ako. Via, no, not now. Handa akong magpaliwanag, pero pinutol niya ako. Tahimik kaming nag-almusal. Napansin kong nawalan siya ng gana. Kape lang ang iniinom niya. Hindi siya masyadong nagsasalita sa akin. Pinaalalahanan lang niya ako na siguraduhin na pakainin siya sa oras, siguraduhin umidlip siya sa hapon. Call me if my baby needs something. Tumango lang ako na parang masunuring tanga. Ang pagpapagalit sa kanya ay ang huling bagay na gagawin ko. Halos alas 8 na ng gabi pero hindi pa siya umuwi. Sa pagkakaalam ko, hanggang 4 lang ang klase niya. Napasulyap ako sa phone ko, umaasang tatawag siya. Dapat may meeting siya, o dapat ay kumakain siya sa labas kasama ang kanyang mga kasamahan. Iyon ang mga naiisip ko. I keep calling her number and sending her messages pero hindi siya nagre-reply. Nasaan ka, Via? Nagsimulang umulan bandang alas 5 at napakadilim ng mga ulap. Maaaring tumagal ang ulan. Nagsimula akong mag-alala. Palakad-lakad ako sa sala, habang hawak ang cellphone ko sa isang kamay. Bigla akong nakarinig ng mahinang katok sa pinto. Muntik na akong tumakbo sa pinto at pagbukas ko ay nakita ko si Via na halos malaglag sa paa. Basang-basa ang kanyang damit at pagod ang kanyang mga mata. Bago siya mahulog, binuhat ko siya at dinala sa loob. Gusto kong suntukin ang sarili ko. Ikaw ang dahilan nito, Hunter. Kapag may nangyari sa kanya, magpapakamatay ako. Sobrang sakit ng puso ko. Hinayaan ko siyang tumayo at dahan-dahang tinanggal ang damit niya. Kinailangan ko siyang alalayan, gamit ang mga braso ko, dahil halos hindi na siya makatayo. I've been waiting for you. Akala ko may nangyari na. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Baby, anong nangyari? Bakit nabasa mo ang sarili mo sa ulan? Nagugutom ka siguro ngayon. Nagluto na ako ng hapunan para sa atin. Kanina ko pa siya tinatanong, pero hindi siya sumasagot. Nakapikit lang siya at ramdam ko ang mabigat niyang paghinga. Baby, let's go to the shower, okay? Pinuhat ko siya sa aking mga bisig, at inilapag siya sa loob ng tub. Hinugasan ko ang kanyang buhok at katawan habang pinipigilan ko ang aking sarili na huwag magtagal ng maraming oras sa paghawak sa kanyang mga intimate parts. We're done, sabi ko sa kanya habang inalalayan siyang makalabas ng tub. Pinalot ko siya ng tuwalya, at dinala ulit sa labas ng kwarto. Lahat ng damit niya sa mga shelves ay gawa sa manipis na materyal. Hindi ko kayang hayaan siyang magsuot ng ganyan kapag nanginginig siya sa lamig. Pumunta ako sa bag ko at inilabas ang pijama ko at t-shirt. Kahit naka-t-shirt na doble ang laki niya, maganda at sexy pa rin ang itsura niya. Sinuklay ko ang buhok niya habang ang adorable niyang isinandal ang ulo niya sa dibdib ko. Baby, kumain ka na. Kaya mo bang tumayo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumayo lang siya pero nanginginig ang mga paa niya, at bago pa siya mawala ng balanse ay nahawakan ko siya sa braso. I got you, sabi ko habang hinahalikan ang kanyang templo. Pumunta kami sa kusina, at pinaupo ko siya sa upuan katabi ng upuan ko. Nilagyan ko ng pagkain ang plato niya pero hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Anong gusto mong kainin? Pwede kitang ipagluto. Tanong ko sa kanya sa malambing na boses pero nakatitig lang siya sa akin. Gusto mo ng soup? Tanong ko at tumango siya ng mahina. Sa wakas, sumagot siya. Okay, this will be quick, just hold on. Mabilis akong bumaba sa upuan ko at nagsimulang magluto ng soup. Gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Pagkatapos naming kumain, inalalayan ko siya pabalik sa kanyang kama. Baby, pwede ba akong magstay dito ng gabi? Bakit?
Pagod ang boses niya. Gusto kong bantayan ka at ang baby natin. Sa tingin mo ba hindi ko kayang gawin ito? Malamig niyang sabi. Tumingin ako sa ibaba na may pagkadismaya. I mean, you are sick at gusto kitang alagaan. I'm sick. I'm not disabled. Pumalik ka na sa hotel mo, Hunter. Obligado ako. Ayokong i-provoke pa siya. Tinakpan ko siya ng kumot at hinalikan siya sa noo. Please call me kung may kailangan ka. Tulong ko bago isinara ang pinto. Umalis ako sa bahay niya na may durog na puso. Nakarating ako sa hotel habang lumilipad ang isip ko. Ang kanyang pagod na mga mata at kahabag-habag na kalagayan ng siya ay dumating sa pagkatok sa pinto ay patuloy na nagbabalik tanaw. Sinuntok ko ang dingding ng elevator. Masakit na nasusunog ang mga buko ko pero mas gusto kong saktan ang sarili ko. Ginawa mo siyang ganito, Hunter. Pumasok ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Puso ko ang umiiyak at dumudugo. Mayroon akong perpektong pampublikong harapan na natatakpan ng pribadong kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay walang ideya kung ano ako naging halimaw. Ginawa kong miserable ang buhay ng aking mahal na asawa. Ibinaba ko siya, nabigo ako sa kanya. Isinara ko ang aking mga mata. Hindi ako makatulog. Ang gusto ko lang ay makasama ang asawa ko, yakapin at halikan hanggang sa makatulog. Narinig kong biglang nagring ang phone ko. Kinuha ko iyon at nakita ko ang pangalan ni Olivia. Hindi ako nagdalawang isip na i-click ang answer button. Via, 5 segundo, ngunit walang sumasagot. Hello Via, okay ka lang. There, help me please. Umiyak siya sa telepono. Rinig na rinig ko ang matigas niyang paghinga na parabang may kinakatakutan talaga siya. Mabilis akong bumaba sa kama at kinuha ang coat ko. Olivia, baby, calm down. Tell me, men outside. Please save my baby. Ang kinakabahan niyang mga hikbi ay mas natakot sa akin. Pumunta ako sa telepono sa gilid ng kama at tumawag ng pulis. I ranted her address to them and told them to go there quickly. Hunter, siya ay humihikbi ngunit tahimik. Baby, I'm coming, the police are on their way now. Mabilis akong tumakbo papuntang elevator. Baby, listen to me. Siguraduhin nakalock ang mga pinto. Yes, may nakikita ka bang matulis na bagay sa paligid? No, Hunter, paparating na sila. Sinisira nila ang pinto. Shit, sinuntok ko ang metal bar ng elevator. Naputol ang linya. I tried calling her again and again pero hindi na siya sumasagot. Shit, fuck. I cursed while driving post haste to her apartment. Pagdating ko sa kanyang lugar, nakita ko ang mga pulis na inaresto ang tatlong lalaki na pawang nakahod na jacket. Napunta ang kamao ko sa isa sa kanila at napaatras siya. Papatayin ko sana sila on the spot kung hindi nakikialam ang mga pulis. Pumunta ako sa pinto ng kwarto niya at kumatok ng ilang beses. Hindi siya nagbubukas. Inilabas ko ang phone ko at denial ang number niya. Hello, nanginginig pa rin ang boses niya. Baby, nasa labas ako ng pinto, can you open it please? Sigurado ka bang nasa labas ka? Tahimik siyang napahikbi. I have the police here. Can you open the door please? Mahinahong sabi ko. Pagbukas niya ng pinto at nakita niya ako, agad siyang lumapit sa mga braso ko at hinawakan ko siya ng mahigpit. Nakahawak pa rin sa dibdib niya ang baby namin. I'm so scared. Kumagulgol siya ng malakas sa dibdib ko. Kinalikan ko ang ulo niya para pakalmihin siya. Ang aming baby boy ay naipit sa pagitan namin at siya ay kumuwag-kawag dahilan upang kami ay maputol. Hinawakan ko siya sa braso at hinalikan ko ang chubby cheeks niya. Matapos ma-interview ng pulis si Via at masiguro ang lugar, iniwan nila kaming mag-isa. Tinawagan ko ang aking abogado upang ayusin ang kaso at hiniling ko sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Ramdam ko pa rin ang panginginig niya dahil sa takot. Kinandong ko silang dalawa hanggang sa makatulog na ang baby boy ko. Umalik na tayo sa kwarto. Umiti ako sa kanya. Inayos ko ang higaan para sa kanya. Naalala ko ang pag-lock ng pinto sa labas, kaya lumabas ako, pero may humawak sa braso ko. Hinila ako pabalik ni Via na may takot sa kanyang mga mata. I will check the doors. Babalik ako, sabi ko at hinalikan siya sa lobby. Iniwan kong nakabukas ang pinto ng kwarto para makita niya ako mula sa loob. Pagkatapos suriin ang mga locks, bumalik ako at hinila ang isang upuan sa tabi ng kama. Go back to sleep, I will stay here. Babantayan kita, pinagdikit ko ang aming mga palad. Salamat, sabi niya bago pumikit. Nanatili akong gising hanggang umaga.
Nang makatulog ulit si Via, humiga na lang ako sa sofa habang nanunood ng balita sa telebisyon. Around 6:30 a.m. I decided to cook breakfast since wala pa naman akong gagawin. Umalik ako sa kwarto para tingnan ang mga ito at doon ko nakita ang aking little boy na gumagapang ng maglaro sa paligid ng kama habang ang kanyang ina ay payapang natutulog sa tabi niya. Nang makita niya ako, nanlaki ang mata niya sa tuwa at inabot niya ang mga braso niya sa akin. Pinuhat ko siya at humagikik siya habang hinahalikan ko ang tummy niya. Let's go outside, we don't want mommy to wake up right. Kiniliti ko siya and he happily nodded na parang naiintindihan niya ang sinasabi ko sa kanya. Narinig kong tumunog ang doorbell. Si Jasper at isang babae ang nakatayo sa labas na may mga mukha na nag-aalala. Pinapasok ko sila at pinaliwanag ko lahat ng nangyari kagabi. Nagpakilala ang babae bilang si Katie, ang matalik na kaibigan ni Via. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at sumugod sa amin si Via. Ang cute niyang tingnan sa aking oversized shirt at big pajama. Niyakap nina Katie at Jasper ang nag-aalalang si Via. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Hinding-hindi ko sila hahayaan na makatakas sa kulungan. Nanumpa si Jasper sa tono ng pag-aalala. Ayos na ako ngayon, hinalikan niya ang pisngi niya. Nakatayo ako doon habang buhat ang aking anak na tuwang-tuwang lumulundag-lundag. Hunter, salamat sa pagdating mo sa oras. Salamat sa pagligtas sa kanila. Nagsalita si Jasper. Responsibilidad ko na protektahan sila Jasper, sagot ko ng may pagmamalaki. Pagkatapos naming kumain ng almusal, hinatid ni Jasper si Katie papunta sa trabaho, habang kami ay naiwan na mag-isa sa bahay. Ramdam ko ang pagkabalisa ni Via. Tuwing magkadikit ang balat namin, abnormal ang init ng balat niya at sobrang bumahing. Kiniling pa niya sa akin na ilayo ko muna ang baby namin sa kanya, dahil baka mahawan niya ito ng kanyang sakit. Anong oras ka aalis? Tanong niya sa akin habang hinihimas ang ilong niya. Pinigyan ko siya ng naguguluhan na tingin. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Salamat sa pagpunta. I want to stay. I want to take care of you and our son. Please, pakiusap ko. Buti na lang at tumango siya kung hindi magtatagal na naman ang usapan namin. Come on baby, let's take a bath. Pinuhat ko ang anak ko at napasigaw siya sa tuwa. Paliguan ko siya, inalok niya. No worries, baby. I got it. Just sit there, relax and watch cartoons. Kinindatan ko siya. Mukha siyang nagulat, yes baby. Naalala ko pa mahilig ka sa cartoons. Hindi ko siya pinayagang mag-overwork sa sarili niya. Hindi ko gusto na siya ang gumagawa ng mga gawain bahay o ang paglalaba. Mayroon kaming mga kasambahay upang gawin ang mga ito ngunit palagi niyang pinipilit na gawin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa kanyang libreng oras, nanunood siya ng mga cartoons o nagbabasa ng mga libro sa aking library. May mga pagkakataon pang ang sinasamahan ko siya ng mga popcorn at chips sa harap namin habang nanunood ng cartoons. Nakakatawang isipin na ang isang malaking lalaki na tulad ko ay nanunood ng mga cartoons, ngunit ang panunood nito na kasama ang aking asawa ay ang pinakamagandang pakiramdam na hindi naranasan ng ibang lalaki. Kaya mo ba siyang paliguan? Siyempre kaya ko, masayang sagot ko. Nagbasa ako ng maraming libro tungkol sa mga baby kaya sa palagay ko ay gagawa ako ng mabuti dito. Pumili ako ng maraming libro tungkol sa mga baby at nagsaliksik tungkol sa pagiging magulang simula sa araw na nalaman ko ang tungkol sa aking anak. Wala akong pinalampas na araw na hindi ko sila binabasa. Kailangan kong ma-impress si Via kapag babalik ako. As you wish, sumagot siya. Kinailangan akong tulungan ni Via na hubaran ang aming little munchkin. Hindi na niya napigilan ang pagpisil at paghampas ng mapaglaro at nahirapan akong hubaran siya, my precious son. There you go. Thank you, mommy. Napansin kong tumawa si Via nang magsalita ako na parang bata. Pinuhat ko ang aking cute little monster papunta sa banyo habang kumakanta ng kanta. Umagiknik siya at tumawa nang hindi mapigilan habang hinuhugasan ko siya sa loob ng tub. Kailangan kong protektahan ang kanyang ulo mula sa magaspang na gilid. Hindi ko siya kayang pigilan. Gustong maglaro ni baby, at patuloy niya akong binuhusan ng tubig, at kapag ako ay umungol at gumawa ng mga nakakatawang mukha, mas matatawa siya. I enjoyed the moment. Gustong gusto kong gawin ang bawat bagay kasama ang aking anak. Naisip ko kung paano ito nagawa ni Via sa kabila ng ilang taon na nag-iisa nang wala ako. I will never let you alone again, baby. I will be there for you forever, and I will love you and our children forever. Children, ang pag-iisip ay nagpasaya sa akin.
Pananatilihin kitang buntis sa bawat susunod na taon, baby. Mananatili ka sa akin, forever. Ang tub ay napapalibutan ng mga bubbles, at ang aking baby ay patuloy na naghagis ng mga bulan na kinain ako. Nagpa siya kung samahan siya sa loob ng tub. Nagtatawanan kami at naglalaro na halos nakalimutan ko na ang oras. Napatigil kami sa pagtawa nang marinig kong bumukas ang pinto. Pareho kami at ang walang ngipin kong baby ay umisi sa kanya. Mumuntong hininga siya at ngumiti. Time to get up, sabi niya sabay hila ng tuwalya. Napatayo ako nang hindi ko namalayan ang aking kahubaran, at nang makita kong napabuntong hininga si Via, saka ko lang naalala na wala akong saplot doon. Ang aking makapangyarihang kaibigan ay nakatayo ng may pagmamalaki, at binigyan ko siya ng mapangakit na tingin. Namula siya bago lumabas. Sinundan ko sila sa loob ng kwarto at pinahiga siya ni Via sa kama. Ang aking baby ay humirit at gumapang sa paligid ng kama na ipinakita ang kanyang hubad na puwitan. Sinubukan siya ni Via na lagyan ng lotion, ngunit patuloy pa rin siyang umiwas sa pamamagitan ng paggapang palayo. Pareho kaming natawa sa pagiging mapaglaro niya. Sinubukan ko siyang habulin, pero patuloy siyang gumagapang palayo habang humahagik-gik. Naramdaman kong lumuwag ang tuwalya, ngunit hindi ko ito pinansin at tumutok na lang sa paghuli sa kanya. Nagkataon lang na tuluyang nalaglag ang tuwalya, at ang sunod kong nakita ay ang mukha ni Via sa harap ng alaga ko. Hindi mo sinabi sa akin na gusto mo ito, baby. Kinagat niya ang labi niya at nag-init ang mukha niya. Mabilis siyang lumayo pero nasaloko siya sa oras at inihiga siya sa kama. Kinagat ko ang ibabang labi ko na parang baliw, at nang makita ko siya sa ilalim ko ay napaungol ako. Nagambala kami ng gumapang pabalik sa amin ang anak namin, kaya kinailangan ko siyang pakawalan. I have one class today. Pwede mo ba siyang bantayan saglit? I should be back after 2 hours. Sure. Walang problema, baby. Umiti ako sa kanya. It was lunch time at katatapos ko lang pakainin ang anak ko. Sa huli ay umidlip siya pagkatapos inumin ang kanyang full milk. Bandang 1:30 PM, bumisita si Jasper at pinayagan niya akong lumabas para mag-lunch kasama si Via. Pumunta ako sa university to surprise Via at dalhin siya para sa lunch. I was waiting for her inside the faculty office nang may lumapit sa akin na muri ng babae. Hi, I'm Victoria, PE teacher ako dito. Good afternoon. Kinihintay ko si Olivia, sagot ko sabay balik ng handshake. She must be somewhere outside. Nakakairita ang boses niya. Lumalabas na ang cleavage niya at mas ibinaba pa niya ang neckline niya. Walang makakatalo sa Olivia ko. Kahit sa mabagsik niyang damit, siya pa rin ang pinakamaganda at pinakaseksi sa kanilang lahat. Sinubukan niyang magbukas ng usapan, pero hindi ako interesado. Gusto ko si Olivia lang. Dumating si Mr. Patrick, ang dean, at binati ako. Sinabi ko sa kanya na hinihintay ko si Olivia. Nagpa siya akong hintayin siya sa labas ng opisina, ngunit hinila ako ni Miss Victoria at kumapit siya sa aking mga braso, at inalok na tulungan ako na ilibot sa school. Nagulat ako sa advancement niya, pero peke pa rin ang ngiti ko. Sakto namang pumasok si Via at nang makita niyang nakatayo kami ay nagalit siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng opisina. Sinundan ko siya habang tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya lumilingon. I saw her entering the cab but she just ignored my call. Sinundan ko siya pero nakaalis na ang taxi. Shit! Ano bang nagawa ko? Nabigla akong napahawak sa buhok ko. Tinawagan ko ang driver ko para ihatid ako sa bahay ni Via, pero pagdating ko doon, tahimik ang apartment. Ilang beses kong tinawagan ang phone niya, pero hindi rin siya sumasagot. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. 3 araw na siyang hindi umuwi. Nakaupo ako sa pintuan niya at naghihintay sa kanya, pero hindi siya bumabalik. Hindi ako umalis sa pwesto niya. Pagbalik ko sa hotel para magpalit ng damit at maligo, lagi akong may mga lalaki na nagbabantay sa apartment niya kung sakaling babalik siya, pero hindi na niya ginawa. Naalala ko lang natawagan si Jasper, pero ayaw niyang ibigay ang address niya. Sinabi niya sa akin na ayos lang sila sa kanya, ngunit nag-aalala siya tungkol sa pagkabalisa ni Via. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari at naiintindihan naman niya, pero hindi pa rin niya ako pinapayagang makita pa si Via. Lagi akong bumibisita sa university na umaasa na maabutan ko siya at makausap, pero sa tuwing lalapit ako, ibibigay niya sa akin ang kanyang nakamamatay na mga titig. Sa tuwing ginagawa niya iyon, natatakot ako. Siya lang ang babaeng nakakapagpaluhod sa akin. Wala akong sapat na tulog nitong mga nakaraang araw.
Mabilis lang akong nag-shower para makabalik ako sa apartment niya para hintayin siya. Pero hindi pa rin siya umuwi. Again, dumidilim na at nakaupo ako sa front porch sa labas ng apartment niya. May huminto na taxi at nakita ko siyang papalabas. Nakalock ang aming mga mata. Nagmukha akong disaster. Alam ko. Matagal na mula noong huli akong nag-ahit at namamaga ang aking mga mata dahil sa hindi sapat na tulog. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Naparito ako para makita ka. Naglakad ako papunta sa kanya at niyakap siya. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako sa balikat niya. I'm sorry, ilang beses kong inulit ang mga salita. I keep hurting you. I'm sorry, baby. Pumasok na tayo sa loob. Mahinang sabi niya. Agad ko siyang sinunda na parang nawawalang tuta. Go, mag-freshen up ka. Sabi niya, sabay abot sa akin ng towel. Pagkatapos kong maligo, nag-alok siya ng mga fresh clothes na dapat kay Jasper. Umupo ka, sambit niya habang inaayos ang pagkain sa mesa. Hindi ka ba kakain? Itinanong ko. Kakain ako ng hapunan sa bahay ni Jasper. Please, huwag ka munang umalis. Pagmamakaawa ko, at sinamaan niya lang ako ng tingin. Kung aalis ka, hindi ako kakain. Napangiwi ako na parang bata. Seryoso ka. Kung ayaw mong kumain edi wag. Sumimangot siya pabalik at naglakad palayo. Tumayo ako at mabilis na tumakbo papunta sa front door. Kinarangan ko ang daan niya sa pamamagitan ng pagbuka ng aking mga braso. Kailangan mong harapin ako, bago ka makalabas. Seryoso ka bang pinipigilan ako sa sarili kong bahay? Mukhang galit na siya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Umalis ka sa dinadaanan ko. Muli siyang sumimangot. No, Hunter James Montemayor. Marahas na sigaw niya. No, hindi mo ako matatakot, Olivia Montemayor. Halatang kumukulo ang iritasyon niya. Ang sunod kong nalaman ay sinuntok niya ang dibdib ko. Sa totoo lang, hindi ako nasaktan kahit isang pulgada. Mukha siyang inis at nataranta nang mapansin niyang hindi ako nasaktan. Binuhat ko siya, binuhat sa balikat ko at hinampas ang puwete niya. Sumisigaw siya at patuloy na sinusuntok ang likod ko, pero alam kong mas naiinis at naiirita siya kapag hindi ako napinsala ng mga suntok niya. Inihiga ko siya sa kama at pumwesto ako sa pagitan ng mga hita niya. Sumisigaw pa rin siya at sinubukang bumaba, pero natalo ko siya gamit ang malaking frame ko. Olivia Montemayor, calm down. Get off me. I swear I will kill you. No, hindi mo gagawin. Oo, kaya ko. No, hindi mo kaya. Tinakpan ko ang mainit niyang labi gamit ang labi ko. Kumaway siya at inaway ako para makaalis. Hindi siya tumutugon sa aking mga halik, kaya sinubukan kong pasukin ang kanyang bibig sa pamamagitan ng aking dila. Ibuka mo ang iyong bibig, baby. Inaakit ko siya gamit ang aking mga mata bago siya muling hinalikan. Maya-maya ay bumuka ang bibig niya at nilamon ko ang labi niya na parang huling pagkain ko na. Tila nag-e-enjoy siya sa sandaling nakapikit lang siya habang sinusundan ang mga hagod ko. Pakikinggan mo ba ako ngayon? Bumulong ako. Ibaba mo muna ako, pagod na sambit niya. No, I won't let you go. Never again, sabi ko sa kanya bago muli siyang hinalikan ng malalim. Sinuklay ko at binulo ang buhok niya sa kama habang nakapatong pa rin ako sa kanya. I was visiting you at school since inalok ni Jasper na bantayan ang anak natin. Mr. Patrick assisted me, ngunit dumating si Miss Victoria at nag-alok na tulungan ako. Patuloy lang siya sa pagsasalita at pagtawa sa akin, pero hindi ako nakinig at wala akong pakialam sa sinabi niya. Napuno ang isip ko ng mga ideya kung saan kita dadalhin. I did return the gesture as a respect. I'm sorry, baby. I was insensitive. I should have knew it was hurting you already. It was never my intention to hurt you, baby. Pinandilatan niya ako ng may mga tanong sa kanyang mga mata. Kahit tanungin mo si Mr. Patrick, pumunta ako doon at ikaw lang ang hinahanap ko. Bumuntong hininga siya at tumango, at binigyan ako ng isang maliit na sinag. Inilapit ko ang mukha niya sa akin, at sentimetro lang ang pagitan namin. When I say I am going to get you back, I swear in all my life and forever, that I will never stop, until my last breath. Paano mo nasabi yan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Ikaw ang nagtulak sa akin palayo, remember? Naging seryoso na naman ang ekspresyon niya. Disappointed and crushed, tumingin ako sa ibaba. Nakatanggap ako ng isang mail sa aking opisina bago ako umuwi ng gabing iyon. May mga pictures mo at iba't ibang lalaki sa kama. Sinubukan kong iproseso ito sa aking isipan.
Kinumbinsi ko ang aking sarili na hindi iyon magagawa ng aking asawa. Ngunit, pero hindi ka nagsikap, putol niya. Instead, you listen to the picture so can't even talk. Hindi ka nakinig sa asawa mo na may bibig magsalita. I know I was fooled and I was stupid. You're not stupid. You were not a man enough to your wife. Tinamaan ako ng katotohanan sa kaibuturan. Ang mas masakit ay nanggaling ito sa sarili kong asawa. I was not a man enough to my wife. We were both aware that our marriage was an agreement. But Hunter, I am and have always true to my vows. Nagsimula nang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Nanatiling nakayuko ang ulo ko, nahihiya ako. What made you believe that I involved with other men? You insisted I should not get a job and just stayed home, I obliged. You hire a platoon to guard the house, hindi ako nagreklamo. You always call me on the phone every chances you get, lagi kong sinasagot. Hindi ko alam na may pagdududa ka. I'm sorry, nabulunan siya sa sarili niyang mga luha. I'm sorry I was not good enough. I'm sorry hindi ako ang wife na kailangan mo. I'm sorry kung hindi ko na-meet at na-achieve ang expectations mo. I'm sorry hindi kita nasiyahan sa gusto mo, yung mga babaeng meron ka dati. I'm sorry na ako ay isang virgin at walang karanasan. Hindi niya ito nagawang tapusin. Lalo siyang umiyak. Masyadong masakit para sa akin na makita siyang umiiyak. Pero alam kong ito ang pinakamasakit para sa kanya, sinira ko siya. No, baby, don't say that. Wala kang dapat pagsisihan. Ikaw ang lahat ng gusto ko at kailangan ko. Ikaw ang lahat ng pinagdasal ko. Pinulupot ko ang mga braso ko sa biwang niya at hinalikan siya sa noo ng maraming beses. You're not that woman. I know you wouldn't do it to us. Alam ko, at naniniwala na ako sa iyo ngayon, baby. I'm sorry na tagalan bago ko na-realize. Nakumpirma mo na ba na hindi ako iyon? I had it investigated. It was all photoshopped. So nung nalaman mo na photoshopped lahat, that guaranteed you that I was innocent. Nasa totoo lang nabigla ako. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Sino ang nagpadala sa iyo ng mga pictures? Wala itong pangalan. Sinuri rin ni Miranda ang mga pictures, at, oh, Miranda, yung ex-girlfriend mo. I'm not surprised. Sarcastic niyang tawa. Now, I can say you're really stupid. Tawa siya ng tawa habang tumutulo ang mga luha niya. So, mas nagtiwala ka sa kanya. Hindi ako sumagot. Bakit hindi ka bumalik sa London at pakasalan siya sa halip? That hit me again. Sabi mo naniniwala ka sa akin, pero wala kang tiwala sa akin, Hunter. Pinunasan niya ang mga luha niya at bumaba sa kama. Sa pagkakataong iyon, binitawan ko siya at bago pa man siya makarating sa pinto, huminto siya at tumalikod. Hunter, tumingin ako sa kanya nang may pagsisisi. Did you ever love me? Kinakabahang tanong niya. She just popped the question. Hindi ko nakitang darating ito. Hindi ako makapagbitaw ng kahit anong salita. Sa halip, lumakad ako patungo sa kanya, at pinaalis siya sa kanyang mga paa at binigyan siya ng isang malalim, mapusok, at walang hanggang halik. I love you, sambit ko sa pagitan ng aking mga halik. I love you most, baby. Matapos masigurong may masasakyan siya pabalik sa kinaroroonan ni Jasper, bumalik ako kaagad sa hotel. Tinanggihan niya ang alok mula sa akin. Hindi rin ako nagpumilit, ayokong magalit ulit siya. Pagdating ko sa kwarto ko sa hotel, agad kong tinawagan ang abogado ko para imbestigahan si Miranda. Tinawagan ko ang aking malapit na kaibigan at isa ring well-established billionaire. Aldrich Stephen at ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari dito, at pinakiusapan ko rin siyang pansamantalang pamahalaan ang kumpanya habang wala ako. Inutusan ko ang aking vice president to revoke Miranda sa anumang pag-access sa aking mga properties kabilang ang pagpasok sa kumpanya. Once I get back to you, woman, I will kill you, I swore. Si Aldrich ay palaging kapatid sa akin. Siya ang nagpa-realize sa akin na matagal na akong niloko ni Miranda sa isang mas matandang bilyonaryo. Kinailangan niya akong patumbahin ng masama para lang magising ako sa katinuan ko. Ako ay nasa tuktok pa rin ng aking karera at nagtatayo ng aking sariling imahe, ngunit gusto ni Miranda ang isang mahusay na mayaman na tao na hindi isang nagsusumikap na modelo. Si Aldrich ang nag-initiate ng investigasyon para malaman kung niloko ba talaga ako ng asawa ko. I was not living my life, I was only existing for the past years. I couldn't put myself together, there was always missing in my life, it was my wife.
Kinailangan pa akong itulak ni Aldrich para makasakay sa eroplano, para hanapin at ibalik ang asawa ko. Ako ay isang ganap na tanga. Hindi ko siya hinayaang magsalita o magpaliwanag. Napalunok ako ng sarili kong katangahan. Sinira ko ang asawa ko, ang pagmamahal at tiwala niya sa akin. Paano ko magagawa iyon sa kanya? Umupo ako sa kama at tahimik na humagulgol. Nakaramdam ako ng sobrang kahihiyan. Wala nang tiwala sa akin ang sarili kong asawa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ko siyang paalisin sa bahay namin. Inayos ko pa ang mga damit niya at iba pang gamit sa loob ng kwarto namin. Wala akong puso na itapon sila. Iyon lang ang mga bagay na nagpaalala sa akin sa kanya. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi ako makamove on. Kinaumagahan pagkatapos ng gabing hiniwalayan ko siya, nanatili ako sa bahay buong araw, umaasa na babalik siya para sa akin, ngunit hindi. Nabigo ako bilang asawa, nabigo ako sa kanya. Itinatag ko ang aking sarili bilang isang bilyonaryo. Sinakop ko ang industriya ng pagmomodel, at ginawa kong famous ang aking sarili. Nasakop ko ang business world at ginawa ang aking sarili bilang isang bilyonaryo. Ngunit ang nakakalungkot, nabigo ko ang aking tungkulin bilang asawa at ama. Nagising ako na nakaramdam ako ng saya para sa araw na iyon. Nakatanggap ako ng text mula sa aking asawa na nagtatanong kung maaari ko bang bantayan sandali ang aming anak habang siya ay nagtatrabaho. Tuwang-tuwa akong sumagot, "Yes, baby. I'm coming." Hindi ako gumamit ng emoji dati. Natawa ako sa sarili ko. Muntik na akong tumakbo papuntang shower sa sobrang excitement. Nag-shave ako at naligo ng maayos. Kailangan kong mabango at look good kapag kaharap ko ang aking asawa. I chose my casual wear and sprayed body perfume. Ang pabangong ito ay paborito ni Via. Dala ko ang ilan sa kanila bago ako sumakay ng eroplano. Nang makarating ako sa apartment ni Via, inayos ko muna ang sarili ko bago kumatok. I was tense and excited at the same time. Para akong isang teenager na kinakabahan na nakatayo sa labas ng bahay ng kadate niya habang hinihintay siyang lumabas. Pinapasok niya ako at hinalikan ko siya sa pisngi, dahilan para mamula siya. Humuso siya at napansin ko ang ngiti niya. Ito ang paborito mong pabango, baby. Lumapit ako sa anak ko at binuhat ko siya na ikinatawa niya. It was the weekend and I planned to take them to the park. Naghanda ako ng basket na puno ng mga prutas at merienda. Ako na mismo ang nagmaneho ng sasakyan. Nais kong isama silang lahat para sa katapusan ng linggo. Inayos ko ang aming pagkain sa kumot habang si Via at ang aming anak ay nag-practice sa paglalakad sa damuhan. Ang aking bubbly baby ay nag-e-enjoy sa kalikasan at pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro. Naglaro kami at bumulong sa damuhan. Ayaw niyang umalis at may luha pa siyang lumayo sa playground. Ang mga sumunod na araw ay hindi ko malilimutan. Naging certified domestic husband ako. Nag-practice at naghanda akong mabuti para mapabilib ang aking asawa. Madalas akong nagluto. Pagaman ito ang aking unang pagkakataon, ang pag-vacuum ay madali para sa akin. Pinapanood ko noon si Mommy na gumagawa ng mga gawain noong bata ako, kaya alam ko kung paano ito gamitin. Naglaba ako na hindi ko nagagawa noon, at nakita kong nakakapagod ito. Itinapon ko ang basura, bumili ng mga groceries, kinuha ang mga tungkulin sa diaper, gumawa ng mga formula ng baby, pinagtitimplahan siya ng kape tuwing umaga, at nag-scrub pa nga sa sahig ng banyo sa unang pagkakataon sa buhay ko. Paano niya nagawa ang lahat ng mga bagay na iyon habang single mom? Super talaga siya. I am a proud husband. Naranasan ko na ring magising sa kalagitnaan ng gabi nang umiyak ang aking anak, at gusto niya ang milk bottle niya o kung basa ang diaper niya. Hindi ko naginising si Via. Palagi kong inaasikaso ang paggawa ng mga bottles niya, kahit halos malaglag na ang mga mata ko. Hinayaan niya akong matulog sa loob ng kwarto. May makeshift mattress ako sa sahig. Hindi ako nakasanayan na matulog sa sahig, ngunit ito ang pinakamasaya sa akin. May isang gabi na gustong matulog ng aking anak sa tabi ko. Ayaw ni Via na matulog siya sa sahig, pero kumapit ang aking anak sa leeg ko na ayaw humiga. Pareho kaming natawa sa kanyang inusenteng katigasan ng ulo. Hinayaan siya ni Via, at natulog kami buong magdamag habang niyakap niya ako at kinulong ko siya ng maingat. Kinaumagahan, naramdaman kong may tumusok sa pisngi ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang aking anak na pumapatong sa akin upang gisingin ako. Dinala ko siya sa kusina at nagsimula na kaming mag-almusal habang mahimbing na natutulog ang mami niya. Nagpiprito kami ng itlog at tinuruan ko siya ng step-by-step na proseso ng pagluluto.
Mukhang interesado siya sa ginagawa namin. Umalakpak siya at nagdadaldal na parang may gustong sabihin sa akin. Baby, nadatnan ko siyang nakaupo sa balcony at humihigop ng kape habang pinagmamasdan ang mga bituin. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Kumuha ako ng upuan at umupo sa tabi niya. Pinalot ko siya ng mga braso ko, at nakaramdam ako ng saya nang sumandal siya sa dibdib ko. I will going back to London. Agad naman siyang umayos para harapin ako. No, it's not what you think it is, baby. Dinagdagan ko, gusto kong sumama kayong dalawa. Hindi siya tumugon. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinalikan ang ilong niya. Hunter, I know it's too soon. I am not imposing something or forcing you to do it. But I don't want to let you out of my sight again. Never again. Napansin ko ang pag-aalala niyang mukha. Next week is my parents' anniversary, they are inviting us, and, they also want to meet their grandson, they miss you. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mukhang may iyak na siya. Ang mami ko ang nagpumilit na magpakasal ako. Minsan, sinasadya ko siyang iwasan para maitago ko ang sarili ko sa lahat ng mga pagbibiro niya sa pagtanda at pag-aasawa ko, at sa pangarap niyang magkaroon ng mga apo mula sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Mahal na mahal ko ang aking mga magulang. Nang ipakilala ko si Olivia sa kanila, agad na tumawag ang mami ko ng wedding planner on the spot. Nang sabihin ko sa kanila na nag-divorce na kami, halos isang taon akong tinanggihan ng mami ko na makipag-usap sa akin. Laging sinasagot ng daddy ko ang tawag ko pero alam kong bigo din siya sa akin. Ngunit nang pumunta ako sa kanilang bahay isang araw at sinabi sa kanila na plano kong maglakbay upang hanapin ang aking asawa, ang aking ina ay tumalon at niyakap ako sa kaligayahan. Huwag kang bumalik sa bahay na ito nang wala siya. Pinalaan pa niya ako. Hunter, it's okay baby. It's alright kung ayaw mong sumama. Alam kong tatanggi siya, pero nanatili akong ngumiti para ipakita na okay lang ako kung ano man ang desisyon niya. Gusto ko, ano, nanlaki ang mata ko sa gulat. Gusto kong pumunta, talaga, oo, nahihiya niyang sabi. Like seriously, kailangan kong siguraduhin na hindi ako naghahallucinate. Nagbago ba ang isip mo? No, I mean, akala ko tatanggi ka. Pero wala namang problema sa akin kung ano man ang desisyon mo. Nahihiya siyang ngumiti sa akin. Kinila ko siya sa kandungan ko, at tuwang-tuwa akong niyakap siya ng napakahigpit. Salamat baby, sabi ko sabay halik sa pisngi niya at masiglang pinipisil. Naramdaman ko ang pagdiin ng dibdib niya sa dibdib ko. Nakasuot lang siya ng red plunging nightie sa loob ng robe niya. Hindi ako makahinga. I'm so sorry baby, I got so excited. Pinitawan ko siya agad, baka naipit ko siya ng sobra. Namumula ka. Tinukso niya ako habang nakaupo pa rin sa kandungan ko. Lalaki ako, hindi ako namumula. Namula ba talaga ako? Nakapink ang pisngi mo. Tumawa siya. No, they're not. Nagpout ako. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pamumula mo. Aminin mo. Tinukso niya ulit ako habang tumatawa. No, kinakanta ko ang sagot ko. Sige, umalis siya sa kandungan ko at iritadong humakbang. Hey, tawag ko sa kanya at hinawakan siya sa bewang ko. Baby, I'm sorry. Fine, namumula ako. Ganun na ba ako ka-obvious? Lumingon siya at hinalikan ang magkabilang pisngi ko. Agad ko siyang binuhat na naka-bridal style at dinala sa loob ng kwarto. Umagiknik siya at ipinulupot ang mga braso niya sa leeg ko. Nagugutom na ako. Sigaw ko sabay halik sa leeg niya. So, painusenteng sagot niya, kailangan mo akong pakainin. Isa kang malaking tao, tiyak na alam mo kung paano pakainin ang iyong sarili. Dinilaan ko ang ibabang labi ko at tinitigan siya ng may pagnanasa. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalaki, ngumisi ako bago siya inihiga sa kama, at nilamon siya ng masarap. Dumating kami sa London bandang alas 5 ng hapon, sakay ng aking private jet. Ang aming baby ay napakasaya at siya ay gising sa buong flight. Tila ninanamnan niya ang marangyang tirahan at ang makapigil hiningang tanawin mula sa labas ng eroplano. Sinigurado kong maayos ang lahat, at pinagmamasdan ko ang anak namin sa buong biyahe para makapagpahinga lang si Via at mag-enjoy sa biyahe. Habang papunta kami sa penthouse ko, napansin ko ang katahimikan ni Via, at blanko lang siyang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. May pumatak na luha sa pisngi niya, at pinunasan ko ito gamit ang daliri ko. Baby, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko. I'm sorry. Kino-compose niya ang sarili niya.
Ipinagsalikop ko ang aming mga kamay. I won't let anyone bother or hurt you, pangako ko. Kinalikan ko siya sa knuckles, pero binigyan niya lang ako ng isang matamis na ngiti. Tumigilid ako para halikan ang labi niya. Wala akong pakialam kung makita kami ng mga bodyguard na naghahalikan. Ang aking anak ay natutulog sa aking dibdib at sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Kinalikan ko ang ulo niya at kinulong siya ng maingat. Habang nakasakay kami sa elevator paakyat sa itaas na palapag, naramdaman ko ang paghawak niya ng mahigpit sa kamay ko. Parang hindi siya komportable. Kinila ko siya sa dibdib ko at patuloy na bumubulong ng matatamis na salita sa kanya. Pagpasok namin sa penthouse, nakatayo lang siya. Ang lahat ay pareho, ang mga furniture, ang mga appliances, ang mga portrait bawat kaayusan ay pareho sa paraan na sila ay dating. Hindi ako gumalaw o nagtanggal ng kahit ano. Hinawakan niya ang noo niya na parang babagsak. Baby, what's wrong? Tumakbo ako papunta sa gilid niya at inalalayan siya. Kailangan ko ng tubig. Just hold on, okay? Mabilis akong tumakbo sa kusina at bumalik na may dalang isang basong tubig. Gusto mo bang magpahinga? Tumango siya. Pinuhat ko siya ng bridal style sa kwarto at inihiga sa malambot na kama. Nasaan si Nikolai? Nasa kabilang kwarto siya. Natutulog pa. Umangon siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking larawan sa kanyang harapan. Iyon ang picture ng kasal namin. Nakatingin siya sa camera na nakangiti habang ako naman ay sweet na nakatingin sa kanya. Na-frame ko yun ilang buwan pagkatapos mong umalis. Bakit? Mahina niyang tanong. I couldn't let you go. Tumingin ako sa ibaba na nakaramdam ng pagsisisi. Nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang baba ko at hinalikan ako ng malalim. Honey, magpalit ka na. Nabigla ako nang makita siyang nakatayo sa harap ng vanity mirror. Bakit? Inusenteng tanong niya sa akin. Ayokong napapansin ka ng ibang lalaki. Napaka-reveal ng damit mo. Napaungol ako sa sakit. Sarap sakit sa loob ng pantalon ko. No. Umiwas siya ng tingin para itago ang ngiti niya. Nakasuot siya ng red dress with plunging neckline with a high-cut leg side slits na ipinares sa itim na platform heels. She was sexy as hell. Pinipigilan ko ang sarili ko na hindi lumunin siya sa mismong lugar at masira ang makeup niya. Honey, bulong ko ulit. Nilagay niya ang daliri niya sa labi ko at bago pa siya makapag-react ay sinipsip ko na ito ng matamis. Hunter, napaungol siya at pinalo ang dibdib ko. I'll get you another dress, not this one. Wala na tayong oras, let's go. Aalis na sana siya pero hinila ko siya pabalik sa matigas kong dibdib. Idinikit ko ang katawan ko sa kanya para maramdaman niya ang lumalaki kong umbok. Gusto kitang angkinin ng gusto, baby. You can't leave my side. Don't let other men touch you. No one can dance you except me. Understood, angal ko. Yes, master. Sexy niyang sagot. I'm warning you, baby. Tiningnan ko siya ng maitim at madamdamin. Anong gagawin mo kung suwayin kita? Kinahamon niya ako. Pinadaos-dos ko ang magkabilang kamay ko sa mahahabang siwang sa gilid at kinulong ko ang kanyang puwitan dahilan para mapasinghap siya. Nagsusuot ka ng thong. She is really killing me. Tinuntun ko ang linya ng kanyang thong gamit ang aking mga daliri hanggang sa matagpuan ko ang kanyang clit. Pasang-basa siya. Sigurado akong naramdaman niya ang lumalaki kong umbok mula sa likod. Ikaw ang magiging kamatayan ko, baby. Napaungol ako sa tenga niya. Nagulat pa ako nang pinisil ng kamay niya ang crotch ko, kaya napaungol ako ng malakas. Para akong sasabog sa anumang segundo. Tumakbo siya paalis na nakangisi. Umisi ako. Paparusahan kita mamaya, baby. Paglabas namin sa limo, kumikislap ang mga kamera kung saan-saan. Niyakap ko ang aking anak sa aking dibdib at hinihimas niya ang aking leeg na parang itinatago ang kanyang mukha at siya ay bumubulong. Niyakap ko siya nang may pangangalaga. Natakot siya sa karamihan. Hinawakan ko siya sa braso para pakalmihin siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mabilog na pisngi. Nang mapansin ito ni Via, dali-dali niya itong binuhat at malumanay na bumulong sa kanya. Mommy is here, baby. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak at pinunasan niya ang mga luha niya gamit ang maliliit niyang braso. Hunter, nakarinig kami ng boses mula sa likuran, at napalingon kaming dalawa nang makita namin sina mommy at daddy na nagmamadaling lumapit sa amin. Napatingin ako kay Via at halatang kinakabahan siya. Kinila ko ang bewang niya at hinalikan siya sa templo. Olivia, oh my God, ang mommy ko, agad na ipinulupot ni mommy Sandra ang mga braso niya kay Via. Anak ko, saan ka nagpunta?
Tahimik na umiiyak si Mommy. Kinalikan niya ang pisngi ni Via at may luha sa mukha ni Via. Marami kang dapat ipaliwanag, my beautiful sunshine. Tumawa si Mommy habang pinupunasan ang luha niya. Ang daddy ko, sumunod na niyakap siya ni Daddy James. Tuluyan na akong hindi pinansin. I pouted and chuckled at the back of my mind. Miss na miss ka namin anak ko. Pinisil siya ni Dad. I can't believe you're here. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Thank you my boy, thank you. This time nilingon ako ni Mommy, at yumakap siya sa akin. Ang mommy ko ay kalahating maliit sa akin. Kumawag-kawag ang baby ko, sa malamang gustong makita kung sino ang kausap namin. Oh my, is this our grandson? Ulalas ng mommy ko. Natuon ang lahat ng atensyon namin, sa aming anak na nahihiyang itinago ang mukha sa dibdib ng ina. Hello my baby boy, I'm your grandma. Sinubukan ng mommy ko na kunin ang atensyon niya sa pamamagitan ng pangingilati sa kanya, pero pumulupot lang siya sa dibdib ni Via. Nahiya tuloy siya bigla, tumingin si daddy sa anak ko na may luhang mata. Baby version ko ang anak ko noong bata pa ako. Baby, meet your grandma and grandpa. Matamis na wika ni Via at tumingin sa akin ang aking anak at nag-pout. Numiti ako at tumango sa kanya. Bigla niyang ikinumpas ang kanyang mga braso at binti sa tuwa. Palagi niyang ginagawa ito kapag natutuwa siya sa isang bagay. Excited siyang binuhat ng mommy ko, hinalikan niya siya sa chubby cheeks niya ng maraming beses, and dad joined them. Pinalot ko si Via ng mga braso ko, at hinalikan ko siya sa noo. Nagsimula na ang party at nag-enjoy ang lahat. Hindi ako umalis sa tabi ni Via. Sinusundan ko siya kahit saan siya magpunta. Hindi ko nagustuhan ang mga titig ng mga lalaki sa paligid. Mahal na mahal ni daddy ang kanyang apo. Ini-spoil niya na siya. Pinuhat siya nito habang tinitikim nila ang mga dessert na nakadisplay. Naglakad si mommy papunta sa kanila, at bumulong sa daddy ko. Niyakap ni mommy ang kanyang apo at pumunta siya sa kanyang mga kaibigan para ipakilala siya sa kanila. Nag-e-enjoy din ang aking baby sa attention na nakukuha niya. May I have a dance with my beautiful woman? Tumayo ako sa harap ng asawa ko, at nag-curtsied na parang gentleman. Mukha siyang natitense nung nilagay niya yung kamay niya sa kamay ko. Namumula ang kanyang mga pisngi nang humingal ang mga tao. Inakay ko siya at umindayog kami sa musika. Umikit siya at isinandal ang ulo niya sa dibdib ko habang hinihimas ko ang likod niya gamit ang kabilang kamay ko. Kumakanta ako kasabay ng musika. Tinitigan ko siya ng buong pagmamahal. Tumangala siya at sinalo ako. Itinaas ko siya sa kanyang baywang at hinalikan ng malalim sa gitna ng karamihan. Umilis ang tibok ng puso ko nang tumugon siya sa mga halik ko. Aalis na sana kami nang maramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Ito ay isang tawag mula sa aking abogado na si Leandro Smith. Hindi niya ako tatawagan kung hindi naman importante, kaya nagdahilan ako sandali para sagutin ang tawag. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang mga evidence na walang kasalanan si Via sa lahat ng panahon, at si Miranda ang nag-frame ng lahat, at mayroon siyang mga dokumentong ipapakita sa akin upang patunayan ito. Kinakabahan ako, at hindi na ako makapaghintay hanggang bukas, kaya pinakiusapan ko siyang magkita sa hotel kung saan gaganapin ang party. Mabilis siyang lumapit at binigyan niya ako ng isang envelope na naglalaman ng pruweba. I mentally reminded myself to open it pag-uwi namin. Habang pabalik ako sa venue, nakasalubong ko si Leticia sa hallway. Hunter, is that you? Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin. Natawa ako sa reaksyon niya. Hi Letty, you looked so handsome as ever. It's been what, 6 years? Ulalas niya, at napatawan naman ako. How are you? What are doing here? Tanong ko sa kanya. I had a date with the girls. Habang binabantayan ni Aaron ang anak namin sa bahay, kumagigik siya. Si Leticia ay isang modelong nakatrabaho ko ng matagal. Magkaibigan na kami simula noon. We were always involved on few projects so eventually naging komportable ako sa kanya. Matapos niyang pakasalan ng kanyang long-time boyfriend na si Aaron at mabuntis kaagad, nagpa siya siyang umalis sa industriya ng pagmo-model. Wala akong naramdamang romantic love sa kanya, at hindi rin niya ginawa. Siya ay tulad ng isang kapatid na babae hindi ko kailanman nagkaroon. Are you busy? Let's have a coffee. Masiglang sabi niya sa akin. I have to go back now. Hinihintay na ako ng wife ko, sambit ko. Wife, ikaw Hunter James Montemayor ang daming dapat ipaliwanag, humisi siya at tumawa sa akin. Well, kaya kong maglaan ng 5 minuto.
Masayang pumalakpak siya, at hinila ako papunta sa isang kafe. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay niya at sa pamilya niya at naramdaman ko ang kaligayahan niya. Nahanap niya ang tamang lalaki. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa asawa ko at sa aking anak. Napatingin tuloy ako sa relo ko. It had been 30 minutes already since I left Via. Naging balisa ako, pero dalawang beses kong pinag-iisipan na gambalain si Leticia na sabik sa kanyang pagkukwento. Leti, I have to go back now, malumanay kong sabi. Oh, I'm sorry, I didn't watch the time. How long will you be staying here? Maybe we could catch up some other time. Isasama ko na rin si Aaron at ang aking anak. Sure, tatawagan na lang kita. Sige, Hunter, salamat sa oras. I'm so glad to see you again. Niyakap niya ako at binalik ko ang gesture. It's my pleasure, Leticia. Mabilis akong bumalik sa venue, pero hindi ko mahanap si Via at ang aking anak, maging ang parents ko. Nililinis na ng crew ang lugar. Fuck! I cursed under my breath. I dial my bodyguard's number and he informed me na nakabalik na si Olivia sa penthouse 30 minutes ago. Mabilis kong tinawagan ang driver ko para ihatid ako pabalik sa penthouse. Halos tumakbo ako papuntang elevator. Pagpasok ko sa bahay ko, nakita ko ang sapatos ni Via na nakalagay sa isang sulok na nagpapahiwatig na nakauwi na siya. Pumunta ako sa kwarto namin, pero wala siya. Naglakad ako papunta sa kwarto ng aking anak at nakalock ang doorknob. Mayroon akong ekstrang susi, ngunit nagpa siya akong hayaan siyang magpalipas ng gabi. Hindi ko gustong makipag-away sa kanya. Hindi ako mananalo, alam ko. Isinara ko ang aking mga mata at umupo sa sahig sa labas ng silid ng aking anak. Sa kabilang banda, si Olivia. Nagising ako nang makarinig ako ng mahinang iyak. Bumaba ako sa sofa at nakita ko ang aking baby sa dibdib niya na humihikbi habang walang magawang nakatingin sa akin. Oh my baby, are you hungry? Pinuhat ko siya at niyakap sa dibdib ko. Mama, hungry, daldal niya at napatawa naman ako nang marinig sa kanya na sinubukang sabihin ang salitang hungry. Umupo kami sa couch at agad niyang hinimas ang mga nipples ko. Ang aking baby ay seryosong nagugutom. I always loved breastfeeding him. Nang matapos kami, napagdesisyonan kong magluto ng almusal para sa sarili ko. Pagbukas ko pa lang ng pinto, napabuntong hininga ako nang makita ko si Hunter na nakaupo sa labas ng nursery room. Nakasandal ang likod niya sa pader, at nakapikit na parang natutulog at mukhang pagod na pagod. Naramdaman niya siguro kami dahil mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, at tumayo habang inaayos ang kanyang suit. Good morning. Parang kinakabahan siya. Hindi ako sumagot sa halip ay tumuloy na ako sa kusina. Naramdaman ko ang paghabol niya sa amin. Nang makita ng aking anak ang kanyang ama, tinawag niya siya at hindi na niya magawang tumalbog pataas baba sa aking mga bisig sa excitement. Lumapit sa akin si Hunter at mabilis na tumalo ng aking baby sa kanyang mga bisig. Pinaglalaruan niya siya habang nagluluto ako ng almusal. Wala sa amin ang magsimula ng usapan. Well, ayokong magsimula. Pumunog ang doorbell at pumunta ako sa pinto para buksan ito. Nakatayo si Mommy Sandra at Daddy James sa harapan ko na may malaking ngiti sa mga labi. Niyakap nila ako at saka pumunta kay Hunter na buhat ang anak namin. Pwede ba naming ilabas ang apo namin? Tanong ni Mommy Sandra habang nakayakap sa dibdib ang apo. Si Daddy James na nakaupo sa tabi ng asawa ay abala sa pakikipaglaro ng tagwan sa apo. Napuno ng kanyang mga hagik-gikan ng silid. Opo naman, umiti ako sa kanila at napangiti silang dalawa sa tuwa. We'll have so much fun today with Granddaddy, okay? Sabi ni Mommy Sandra sa apo na nakayuko din, at pumapalakpak na parang naiintindihan niya ang sinasabi ng lola niya. Nang makaalis na sila, napagpasyahan kong maligo. Nagplano akong bisitahin si Dr. Stone, ang doktor na tumulong sa akin noong gabi pagkatapos kong makipag-divorce. Gusto kong pasalamatan siya ng personal sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Baby, pwede ba tayong mag-usap? Nagsalita si Hunter sa wakas. Can you stop calling me that? It irritates me, sagot ko sabay rolling my eyes sa kanya. I'm sorry about last night. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo, pwede kang makipag-date sa kahit sinong gusto mo, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto, wala akong pakialam. Please, pakinggan mo ako. Malumanay niyang sabi na pinutol ang aking hinanakit. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi pa siya naliligo at may dark circle sa mata. Tumawag ang abogado ko, para bigyan ako ng mga papeles.
Babalik na sana ako sa inyo, pero naabutan ko si Leticia. So may pangalan ang Morena. Mukha siyang nagulat. Ang sakit na ng paa ko at natutulog na ang anak natin. Akala mo ba mananatili pa rin ako doon sa paghihintay sa iyo na nakakalimutan mo na ako dahil sa sobrang engrossed mo sa pakikipagkwentuhan at paghigop ng kape? Hindi kita nakalimutan. Leticia was an old friend. I worked with her before she left the modeling industry for good. She married her long-time boyfriend. She was so engrossed na ikwento sa akin ang kwento ng buhay niya. Pinutol ko siya sandali dahil alam kong hinihintay mo ako. Kaya tumakbo ako pabalik sa venue pero wala ka na. So, kasalanan ko kung hindi kita hinintay. Pinandilatan ko siya ng masama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I don't care if she was your old friend or not. What I was so mad about was while I suffered with an aching fit, you were somewhere happily chatting with somebody. I'm sorry. I'll make it up to you, baby. I'm sorry for being insensitive. Hinawakan niya ang mukha ko, pero tinabig ko ang kamay niya. Cut the crap. Just tell me you were enjoying your time with her na kinalimutan mo na ako. Piniro ko lang ba, baby, anong pinagsasabi mo? Of course not. Inilibot ko ang aking mga mata at lumabas. Sinundan niya ako hanggang sa makarating ako sa banyo. Could you please leave me alone? Iritadong sambit ko. Nagseselos ka ba? Nakangiti siya habang nakabuntot sa likod ko. Are you for real? If I know, may past ka sa babaeng yun. Nothing was going on between us. I swear, she knows about you. And she is happy na may pamilya na ako ngayon. Nasabi ko ba ng malakas? Nanlaki ang mata ko, whatever. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo, pero hinarang niya ang pinto sa kanyang mga paa bago ko pa ito maisara. Lumayo ka. Sinaway ko siya pero hindi siya kumikibo. Sa halip, pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto mula sa likuran. Itinaas niya ako at inilagay niya ang mga paa ko sa bewang niya. Ibaba mo ako. Sinuntok ko ang dibdib niya pero parang hindi siya naapektuhan. Ang sumunod na nalaman ko ay lalong nagpagalit sa akin. Pinuksan niya ang shower kaya nabasa kaming dalawa. You son of a, putol niya sa pagsubo sa labi ko. Sinubukan kong lumaban ngunit walang silbi ang pakikipaglaban sa isang lalaking doble ang laki. Marahan niyang isinandal ang likod ko sa dingding at ipinagpatuloy ang paghalik sa leeg ko sa kapababa sa aking mga dibdib. Nilaro niya ang magkabilang nipple ko at hindi ko maiwasang mapaungol. Hunter, tumigil ka. Pero hindi siya nakinig. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking puwetan at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa aking kaibuturan. Umabot ang mga daliri niya sa private parts ko at dahan-dahan niya itong hinaplos dahilan para mapaungol ako. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip sa aking leeg. Napaungol siya at napaungol din sa leeg ko. Dahan-dahang pumasok sa akin. Mabagal ang pagpasok niya sa akin at mas humigpit ang hawak ko sa balikat niya. Nanghihina na ang tuhod ko at hindi na ako makalaban. I let myself submit to his kisses and he smiled against my lips. Ang kanyang umbok ay halatang nanginginig sa kanyang pantalon. Ibinaba niya ako at kinailangan kong hawakan ang mga braso niya bilang suporta. Madilim at madamdamin ang tingin niya sa akin habang nagtatanggal siya ng damit. Muli niya akong binuhat at bumulusok sa akin ng malalim. Napakalakas ng mga tulak niya kaya napabalikwas ang paningin ko. Napaungol siya sa batok ko. Pabilis ng pabilis ang mga tulak niya habang gutom na gutom niyang sinisipsip ang mga dibdib ko. Hunter, I think I'm gonna come for me, baby. Sa ilang tulak pa, sumabog ako at napaungol ng malakas sa sarap. Naramdaman ko rin ang mainit niyang likido sa loob ko. Hindi pa niya inaalis ang sarili niya sa akin. After our hot sex in the shower, siya na ang nag-asikaso sa pagpapaligo sa akin. Naubos lahat ng energy ko, at hindi na ako kayang pigilan ng mga paa ko na tumayo. Kinailangan pa niya akong buhatin palabas at tinulungan akong magbihis. Lahat ng paa ko ay masakit. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang tinutulungan akong isuot ang leggings ko. You just fucked the daylight in me. Do you think I'm okay? Umaba siya ng tingin. Tinaas ko ang baba niya. I'm feeling great. Sore but great. Sa huli ay ngumiti siya ng malawak at inipit ako sa kama habang hinahalikan muli ang aking labi. Stop hungry tiger. Baka hindi ako makalakad ng isang linggo kung itutuloy natin ito. Kinampas ko ang dibdib niya kaya napatawa siya. I love you baby. Ulong niya sa tenga ko na nagpakislap sa puso ko. Sa kabilang banda, si Hunter. Our lovemaking in the shower was extremely pleasurable. Alam kong hindi niya ako kayang pigilan.
Siya ay matigas ang ulo gaya ng dati, ngunit ito ang nagpamahal sa akin at nagnanais sa kanya ng higit pa. Kagabi, habang nakaupo ako at natutulog sa sahig sa labas ng kwarto ng aking anak, napanaginipan ko na mabuntis ulit si Via. Nagluluto siya sa kusina na nakayapak habang buhat ang aming anak sa kanyang balakang kahit na lumalaki na ang kanyang tiyan. Get her pregnant again. Yan ang bago kong misyon. Ilang buwan na rin akong hindi nakipagtalik sa kanya at ang aking little friend sa baba ay lalong nagugutom at nagliliyab araw-araw. Nung nag-away kami sa kusina at nung sinigawan niya ako ng frustration niya, it honestly turned me on. Nang sinundan ko siya sa banyo, hindi ko napigil ang titigan ang puwete niya. She wiggled her bottom sexily and unconsciously and I was second away to fuck her from behind kahit may damit. Isa siyang leon, at ako ang kanyang biktima. Pinuno ko siya ng aking mga buto, lahat. Sinipsip ko ang kanyang cute pagkatapos kong i-cream ito ng masarap. Get her pregnant again. I smirked at the back of my mind. Pinaliguan ko siya. Matagal-tagal na rin simula nung ginawa namin ito. Nakahawak siya sa mga braso ko bilang suporta habang hinuhugasan ko ang buhok niya at katawan niya. I felt responsible from exhausting her so much but I always enjoyed having her to my arms. Hinding-hindi ako mag-asawa dito. Ayos ka lang ba? Tanong ko habang tinutulungan siyang magsuot ng leggings. You just fucked the daylight in me. Do you think I'm okay? Bumaba ako na parang nahihiya pero tinaas niya ang baba ko. I'm feeling great. Sore but great. Inipit ko siya sa kama at muling hinawakan ang mga labi niya. Stop hungry tiger. Baka hindi ako makalakad ng isang linggo kung itutuloy natin ito. Kinampas niya ang dibdib ko at napatawa ako. I love you baby. Pulong ko sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sagot. Hindi rin siya sumagot. Sa halip ay umiti siya at hinalikan ako sa labi. Uminga ako ng malalim bago lumabas ng sasakyan. Niyakap ko ang aking baby sa aking dibdib habang siya ay mahilig na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Kumikislap ang kanyang mga mata na nakatingin sa mga dumadaang sasakyan. Mahilig siya sa mga sasakyan tulad ng kanyang ama. Nasa tapat na kami ng building ni Hunter, at namangha ako at proud ako sa achievement niya. Naging abala siya nitong mga nakaraang araw. Late siyang nagtrabaho at maaga siyang pumasok sa trabaho. Kahit na naging abala siya, palagi niya kaming binabantayan. Ilang beses niya akong tatawagan sa isang araw para tingnan kami at palagi niyang kausap ang anak namin sa telepono. Ang kanyang mga magulang ay sumusuporta at laging naruroon. Lagi nila kaming iniimbitahan sa bahay nila o kaya naman ay bibisitahin nila kami sa penthouse. I planned to surprise him, kaya napagdesisyonan kong puntahan siya sa opisina niya, nagdala ako ng mga pagkain para sa lunch. Namiss ko siya, lagi niya akong niyayakap tuwing gabi, but he never made love to me anymore. Naintindihan ko na baka pagod siya sa trabaho pero pakiramdam ko ay napabayaan ako. Sumakay ako sa elevator papunta sa itaas na palapag at ang aking baby ay tila namangha sa malalaking salamin na nakapalibot sa elevator room. Siya ay masayang nagsasalita na pakikipag-usap sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang ding ay nagpapahiwatig na nakarating na kami sa itaas na palapag. Hindi pa ako nakapunta dito actually. Hindi ako na-expose sa social or business life ni Hunter. Sikreto lang ang kasal namin, kaya kailangan kong maging low profile. Hi! Available ba si Hunter? Tanong ko sa babaeng nasa reception area at panay ang tingin niya sa akin. Naghintay ako ng sagot, pero ibinaling niya lang ang mata niya sa computer. May appointment ka ba kay Mr. Montemayor? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. No. Busy si Mr. Montemayor. Make an appointment or leave. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. I urged to retract but my baby started crying. Pumunta ako sa pinakamalapit na upuan at inilapag ang pagkain habang pinapatahimik ang baby ko. What's wrong? Sweet kong tanong sa kanya, pero hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Nakatingin sa amin ang mga tao na nakakunot ang noo. Lalong lumakas ang iyak ng baby ko. Sumenyas siya sa dibdib ko. Siguradong nagugutom na siya ngayon dahil pilit niyang hinihila pababa ang neckline ko. My little munchkin is hungry again. Kinuwayan ko siya para pakalmihin siya. Pinakain ko lang siya isang oras na ang nakalipas, at nagutom na naman siya. Natawa ako sa cuteness niya. Tinanggal ko ang unang tatlong butones ng damit ko, at mabilis niyang hinimas ang dibdib ko para kumuha ng gatas. Naglabas ako ng maliit na blanket sa aking bag para takpan ang dibdib ko.
Excuse me, miss. Bawal ang breastfeeding dito. Lumapit sa akin ang isa pang babae at mas nakaramdam ako ng hiya ngayon nang lahat ay nakatingin sa amin. I'm sorry. Gutom na ang anak ko kaya kailangan ko siyang pakainin dito. Pilisan mo lang o kailangan ka naming pilitin na umalis. Ano ang nangyayari? Tatapusin na sana ng babae ang kanyang sasabihin nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Napalingon ang lahat at napabuntong hininga silang lahat. Napapikit ako sa kahihiyan, pero nang tumingin ako sa kanya, ang gusto ko lang ay tumakbo sa kanyang mga bisig. Mukha siyang galit na galit at nakatayo siya ng napakahusay at makapangyarihan sa kanyang suit. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Galit niyang tanong. Lahat ng mga tao ay nakatingin sa amin. Napayuko ang babaeng pasaway sa akin. Lumapit siya sa akin at ipinulupot ang mga braso niya sa amin. Walang mag-uutos sa asawa ko kung ano ang gagawin. Putol niya ulit kaya napayuko ang lahat ng tao. Kinalikan niya ako sa harap ng mga tao at pinapasok niya ako sa loob ng opisina niya. Baby, I'm sorry sa nangyari. Hinawakan niya ang mukha ko bago niya ako hinalikan sa noo. Hindi mo kasalanan. Muli niya kaming niyakap ng kanyang mga braso. Kumawag-kawag ang baby ko habang sinusubukang makaalis. Daddy, napasigaw siya nang makita ang kanyang ama. Pinuhat siya ni Hunter at inalog-alog kaya mas napangisi siya. Thank you for visiting me, baby. Hinalikan niya ang noo ko saka ang matamis na labi ko na nagpa-blush. Nag-lunch kami sa kanyang opisina at nag-usap kami tungkol sa maraming bagay, ang kanyang negosyo at ang kanyang mga meetings na nagpapanatili sa kanya na abala mula noong nakaraang dalawang araw. Sinabi ko sa kanya na ako ay mamamasyal sa paligid ng lungsod, kaya hinayaan niya ako pagkatapos ng lunch. Pagkatapos ay pumunta si Hunter sa kanyang susunod na meeting. Pinayagan niya kaming lumabas pero kailangan kong magsama ng 5 bodyguard. Hunter Montemayor at ang kanyang pagiging possessive, inilibot ko ang mga mata ko, at hinampas niya ako ng mahina sa puwetin ko kaya napangiti ako habang palabas. Nasa loob na ako ng sasakyan na gumagala sa lungsod nang maalala kong bisitahin si Dr. Stone. Kiniling ko sa mga lalaki na magmaneho papunta sa kanyang bahay. Sana nakauwi na siya, sabi ko habang pinindot ang doorbell. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto at nagulat ang isang babae. Olivia, lumapit sa akin si Dr. Stone at masuyong niyakap ako. Oh lady, what took you so long to visit me? Saway niya sa akin habang pinupunasan ang mga luha sa mata niya. I miss you, Dr. Stone. Umiti siya ng malawak habang hinahalikan ang magkabilang pisngi ko. Is this him? Ang tinutukoy niya ay ang aking anak na hinihimas ang ulo sa leeg ko. Honey, meet Dr. Stone. Dr. Stone, meet my son Nikolai James. Ipinakilala ko sila at nakita kong lumiwanag ang mukha ni Dr. Stone na parang mahal niya agad ang aking maliit na anak. Hello young man, my name is Dr. Nora. How are you? Kiniliti niya ito at mabilis na uminit ang aking anak. Nagdadalbel na naman siya at pinapalakpak niya ang mga kamay niya na parang gusto niyang laruin. Masayang binuhat siya ni Dr. Stone at pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Ganun din ang bahay, maliban sa mga bagong painting na nakasabit sa dingding. So, nahanap ka na naman ng asawa mo. Yeah, it was emotional. Mga tabloid at magazine, lahat siya ay may label na walang awa. Tumingin ako sa kanya nang nagtatanong. Umiti lang siya pabalik. Hunter James Montemayor, napabuntong hininga ako. Paano niyo nalaman? Itinanong ko. Nakita ko yung wedding picture mo sa luggage mo nung dinala kita dito. Oh, hindi kita tinulungan dahil asawa ka ni Hunter Montemayor. Tinulungan kita dahil gusto ko. Thank you, Dr. Stone. You don't need to thank me, Olivia. I am so happy to see you and this little young man again. Nagmaneho kami pabalik sa penthouse bandang 6 PM at ang aking maliit na anak ay natutulog na. Maingat ko siyang dinala sa dibdib ko para hindi siya magising. Pinuksan ni Hunter ang pinto at sa totoo lang natulala ako. Hi, nahihiyang wika ko. Saan ka nang galing? Nagpunta kami upang bisitahin si Dr. Stone. Sumagot ako. Kumunot ang noo niya. Sino si Dr. Stone? Tinulungan niya ako noong gabi pagkatapos nating maghiwalay. Wala akong ibang paraan para sabihin ito. Natahimik siya. Napabuntong hininga siya sa pagkabalisa. Tapos naglakad na siya palayo. Pagkatapos kong ibaba ang aking anak sa pagtulog, pumunta ako sa kanyang kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa kama, mga palad sa kanyang noo at mga siko sa kanyang mga hita. Umwesto ako sa pagitan ng kanyang mga paa at kinuha ang kanyang mga kamay at ikinulong sa akin.
Para siyang disaster at namumugto ang mga mata. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano. Sa tingin mo, bakit ako sumama sa iyo dito? Itinanong ko. Tinitigan niya lang ako nang may pagdududa. Sambit ko pero umiling lang siya na naguguluhan. Gusto ko kasi makita kung saan to mapupunta. I want to give myself a chance because I guess I deserve it. More importantly, I want to be with you. Iniyuko ko ang ulo ko. Natahimik siya. Nang dumilat ako, nakita kong kumikinang ang mga mata niya. Napaawang ang bibig niya sa gulat, at mahina akong napatawa. Tama ba ang narinig ko? Biglang lumiwanag ang mukha niya. I hummed and nodded my head as response. Mabilis niya akong hinila sa kandungan niya at masuyong kinulong ng malalaki niyang braso. Napahagik-ngik ako nang maramdaman ko ang lumalaki niyang umbok sa aking ibaba. He groaned painfully and inwiggled my butt more. Ang kanyang mga kamay ay naglakbay sa loob ng aking damit at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kilitiin ako hanggang sa kaibuturan. Tinapon ko ang mga damit niya at iniwan siyang naka-underwear lang. Tinulak ko siya sa kama at napaungol siya sa sobrang sakit. Napaluhod ako at dahan-dahang tinanggal ang huling piraso ng damit sa katawan niya. Dinilaan ko ang labi ko habang nakatingin sa mga mata niya. Napatingin ako sa nagsusumamo niyang mga mata at mukhang nahihirapan siya. Oh my God! Iyon lang ang sinabi niya bago ako hinila sa dibdib niya. Nakahiga ako sa ibabaw niya habang siya ay mukhang nauutal. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin at isiniksik ko ang ulo ko sa leeg niya. Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Naramdaman kong malakas ako. Marry me again, baby. Ano? Napatingin ako sa kanya ng buong gulat. Kinampas ko ang dibdib niya at mabilis akong bumangon sa kama. Hey! Don't hey me, putol ko. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang mga luha ko. Baby, I'm sorry. I didn't mean to ask it that way, please. Lumabas na ako palabas ng kwarto bago pa niya ako maabutan. Sa kabilang banda, si Hunter. Tumalon ako para saluhin siya pero humakbang lang siya palabas ng kwarto. Siya ay umiiyak habang papalabas at nakonsensya ako sa pagpapalungkot niya ulit. Hindi ko nainisip na ibalik ang damit ko. Tinakbo ko siya. Hubad na hubad ako pero wala akong pakialam. Gusto ko siya sa aking mga bisig. Natagpuan ko siya sa labas ng balcony na nakatingin sa itaas ng madilim na kalangitan. Tahimik siyang napahikbik. Baby, tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. I'm sorry I acted like a jerk. Is that it? Lumingon siya at mukhang galit na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Pinigyan lang kita ng saya, and you proposed to me like that. I'm sorry, baby. Forget about it. I caught her with my arms at masuyong hinalikan ko ang ulo niya. Forget it. Are you seriously telling me to forget about it? Galit na sagot niya. Naguguluhang tinitigan ko siya. Niyakap ko siya sa dibdib ko at nakadikit ang alaga ko sa tiyan niya. Hindi nakakatulong ang malamig na simoy ng hangin. Lalong nagwala ang aking alaga. Ibinuhos niya ang puso niya habang sinuntok ang dibdib ko. Wala akong ideya kung ano ang gagawin para pakalmihin siya. You jerk! Umulong siya sa pagitan ng mga suntok niya sa dibdib ko. Hinawakan ko ang mukha niya at marahang pinunasan ang mga luha niya. Napaka-cute niyang tingnan habang tahimik na humihikbi. I'm sorry, I made you cry. I don't think I can marry you again. Nung sinabi niya, ako ay lubos na nabasag. I don't think I can marry you again. I don't think I can. Ang mga pangyayari at mga alaala ay labis akong natakot. Tawagin mo akong duwag, pero natatakot ako. Natatakot akong magpakasal ulit. Hindi ko maisip ang aking sarili na naglalakad sa isla at muling nakatali kay Hunter. Natakot ako sa pag-iisip na magpakasal sa kanya muli. Makalipas ang 8 buwan. Napakaraming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Umalik kami sa aking bayan pagkatapos na manatili ng 2 linggo sa London. Makalipas ang 1 linggo, nalaman kong buntis ulit ako. Ako ay lubos na nagulat at hindi handa, pinagbubuntis ko ulit ang anak ni Hunter. Para akong naligaw sa unang ngunit nang ako ay nagmamaneho pa uwi pagkatapos ng appointment sa doktor, nadama ko ang labis na pinagpala at natutuwa. Umiyak pa ako sa kusina habang hinahanap ko ang paborito kong flavor ng ice cream, ang Black Forest ice cream ko. Kinain ko yung buong lalagyan habang humihikbi. Si Hunter ay nanatili sa amin, kasama ko. He had been great. Nang makita niya akong nakaupo sa sahig habang kumakain ng ice cream habang humihikbi, natakot siya na may nangyari sa akin.
Marahan niya akong niyakap at tuluyan na siyang na-confused. Nanatili siya sa tabi ko, hanggang sa kumalma ako. I'm pregnant, bulalas ko nang walang pag-aalinlangan. Nahuli siya sa kawalan. Did you say you're having another baby? Nagtatakang tanong niya sa akin. No, sabi ko I'm pregnant, nabuntis mo na naman ako. Sambit ko habang pinipigilan ang luha ko habang hawak ang kutsara. May bago tayong baby, ibang dimensyon ba ang lalaking ito? Sinabi ko lang sa'yo, napaungol ako sa iritasyon, damn hormones. Nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Sumigaw siya sa tuwa at tumalon sa ere. I knew it. Nagdiwang siya na parang nanalo lang sa loto. Tinignan ko siya ng masama. Salamat baby. Kinalikan niya ako sa buong mukha ko habang nakaupo pa rin ako sa floor hawak ang container. Plano mo ba? Tinanong ko siya. Of course, I did. Umisi siya. Naiiyak na naman ako, pero hindi ko alam kung bakit. Pinatahimik niya ako, pero hindi ko napigilan ang mga luha ko. You planned it. Kinampas ko ang dibdib niya pero tumawa siya pabalik. Anong gagawin ko ngayon? May dalawang anak akong aalagaan. Nagpatuloy ako sa paghikbi. Nandito ako, hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi na. Kinalikan niya ang aking templo habang hinihimas ang likod ko. Anong dapat mong gawin ngayon? Kailangan mong makakuha ng trabaho. Ano ang ipapakain mo sa amin? Baby, I own a company. And I have the money to spend for a lifetime. Naalala ko lang, mas lalo akong naiyak. Honey, please stop crying. Look at my ice cream, natunaw na. Paano ko kakainin to? Saway ko sa kanya sa pagitan ng mga sinok ko. I'll buy you a new super frozen one. Just please don't cry. Alam kong sinusubukan niya akong pakalmahin, ngunit nang tingnan ko ang aking natunaw na ice cream, mas lalo akong naiyak. You better. Inalalayan niya ako sa couch at lumabas siya para bumili pa ng ice cream para sa akin. Sa kabilang banda, si Hunter. After 30 minutes sa grocery store, I drove back to the house bit-bit ang 10 container ng Black Forest ice creams. Labis akong natuwa nang sabihin sa akin ni Olivia na buntis siya muli. I couldn't even ask for more. Naalala ko ang sandali na nasira siya habang hawak ang container ng ice cream tube sa kanyang mga kamay. Nakakatawa at cute ang itsura niya kapag umiiyak siya dahil natunaw na ang anyo niya. Nang sabihin niya sa akin na dapat akong makakuha ng trabaho para pakainin sila, labis akong namangha. Hindi ako tinawag na bilyonaryo para sa wala. Napatawa ako sa likod ng isip ko. Naisip ko kung paano ginawa ni Via ang lahat ng ito noong siya ay buntis sa aming unang anak. Mahirap siguro para sa kanya. Masakit sa akin na alam kung wala akong nagawa para sa kanya noong mag-isa siya at buntis. Even if I had to chain her with me, hindi ko na siya hahayaang mag-isa muli. Nakauwi na ako at nadatnan ko si Via na mahimbing na natutulog sa sofa. Basang-basa ang pisngi niya sa pag-iyak, at marahang pinunasan ko iyon. Umalaw siya at binuksan ang kanyang mga mata. Nasaan ang ice cream ko? Nagpout siya, napangiti ako, nasa refrigerator. Mabilis siyang tumakbo sa kusina nang hindi pinansin ang tawag ko. Honey, don't run. Baka saktan mo ang sarili mo. Naabutan ko siyang dinilaan ng kutsara at umuungol habang nilalasap ang ice cream sa bibig niya. Masaya siyang tumalon sa akin, at nasaloko siya sa oras. Salamat baby. Umagiknik siya sa mga braso ko, tinawag ba niya ako na baby? Umisi ako. I love you. Sinabi ko sa kanya, I love you too. Nag-freeze ang mundo ko, I put her down on the her feet. Ano? Ha? Ano ang sinabi mo? Kailangan kong siguraduhin na tama ang narinig ko. Napangiti siya ng nahihiya. Anong sabi mo, baby? Hinawakan ko ang mukha niya at nagsalubong ang mga noo namin. Sabi ko I love you too. Ulong niya pero mas malakas para marinig ko. Sabihin mo ulit please. I love you too. Again, baby. Hunter. Napaungol siya sa inis. Nilamon ko ang labi niya bago pa siya makapagreklamo. Utong din siyang tumugon. Itinaas ko siya dahilan para mas lumakas ang tawa niya. I love you more baby. Sambit ko sa pagitan ng magkadikit na labi namin. Sa kabilang banda, si Olivia. Malapit na ako sa due date ko, at nakaupo ako sa bench habang pinapanood si Hunter at ang anak namin na lumalangoy at naglalaro sa pool. I was heavily pregnant with our baby girl, at madali akong napagod kaya mas pinili ko na lang silang panoorin. Nakatira kami ngayon sa aming bagong bahay sa London.
Regalo sa akin ni Hunter. Hindi ko gusto ito sa ilalim ng aking pangalan, ngunit niloko niya akong tanggapin ito. Ako ay buntis at horny at isang gabi, gumapang ako sa kanya at sinimulan siyang hawakan. Hindi raw niya ako aangkinin ng gabing yun maliban kung tatanggapin ko ang regalo niya. He was touching me and kissing me everywhere pero hindi pa niya ako pinapasok. Nagmamakaawa ako sa kanya pero hindi siya susuko hanggat hindi ko tatanggapin ang bahay ng buong puso. Kaya nanalo siya. Iniwan ko ang aking trabaho bilang isang teacher. I plan to apply here in London once I delivered my second baby. Pero as usual sumingit si Hunter at hindi na ako pinayagang magtrabaho, pero nginitian ko siya at nanalo ako. Sinuportahan ako ni Jasper sa lahat ng paraan. Nangako siyang bibisitahin ako sa London bago ang aking due date. Hindi na muling nagtanong si Hunter. Hindi pa namin napag-uusapan ang kasal. I don't think I have the answer already, at least hindi pa. He always treated me like a queen. Nagtatrabaho siya sa bahay at pinapanood niya kami, bawat segundo na minsan naiirita ako. Kahit pagpunta sa banyo, kailangan kong mag-report sa kanya, kung hindi ay halugugin niya ang buong bahay. Ang aming little boy ay lumalaking malusog at mas matalino sa bawat araw. Madalas niyang nilalaro ang daddy niya at ipinapalibot niya ito sa kanyang maliit na daliri. Kinailangan ni Hunter na gawin ang bawat sulok ng bahay na childproofed, dahil ang aming anak ay palaging gustong tumakbo at maglaro sa paligid. Hindi namin siya masyadong inispoil. Hindi ko inaprubahan si Hunter na bilhan siya ng napakaraming laruan. Si Hunter ay isang hands-on na ama at asawa. Noong lumipat kami sa bahay na ito at kahit ang tummy ko ay hindi pa nagpapakita, hindi na niya ako pinayagang gumawa ng matitinding trabaho. Kaya palagi siyang nagluluto at nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng aming anak. Tuwing Lunes at Biyernes lang dadating ang mga kasambahay. Ayaw niyang may ibang tao na tumira sa bahay. Well, pumayag din ako. Ang huling bagay na gusto ko ay ang makitang nakikipagtalik sa aking asawa. Walang mga paghihigpit at limitasyon si Hunter pagdating sa pakikipagtalik sa akin na higit kong nagustuhan. Kung naramdaman niyang gawin ito sa hallway, gagawin niya ito. Ginawa niya akong horny sa lahat ng oras. Damn hormones. Siya ay isang masunuring asawa. Ginawa niya akong isang walang kabuluhan, at palagi kong gusto ang pakiramdam na nakabaon siya sa loob ko. Technically, kasal pa rin ako sa kanya. Hindi na isubmit ang divorced at natapos na, kaya ako pa rin si Mrs. Olivia Montemayor. Gusto niyang magkaroon ng maayos na wedding ceremony para sa amin, pero hindi pa ako handa. He was not persistent too, he knew that it might provoke me. Mommy, patakbong lumapit sa akin ang anak ko. Kumagiknik siya ng malakas habang hinahabol siya ng daddy niya mula sa likod. Niyakap niya ako at idiniin siya sa bukol kong tummy. Baby, be careful. Matamis kong sabi at ngumiti sa kanya. Sorry, mommy. Natawa ako sa cuteness niya. Gotcha. Sinalo siya ni Hunter at binuhat siya na ikinatawa niya. Mommy, help. Kumagiknik siya habang kinikiliti ng daddy niya ang tummy niya. Natatawa akong pinagmamasdan sila. Ang aking hunky na asawa ay mukhang hot sa kanyang orange trunks. Naramdaman ko ang basa sa pagitan ng mga hita ko. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya at siguradong napansin niya ang naguguluhan kong mukha. Umakbang siya patungo sa akin nang hindi inaalis ang aking mga mata, at agad niyang sinapo ang aking mga dibdib ng maingat at malambing at sinipsip ang aking leeg. Daddy, no it mommy. Nagambala kami nang tumakbo ang aming little boy sa amin, at sinubukang abutin ang aking leeg para yakapin ako. Nagtawanan kaming dalawa, hindi niya kayang abutin ang maliliit niyang paa, kaya yumuko ako at hinalikan ang chubby cheeks niya. I felt so blessed and contented. Wala na akong mahihiling pa. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Olivia at Hunter. Ang mabuting communication ay ang pangunahing sangkap sa isang matagumpay na relasyon, kung wala ito ay hindi umuunlad ang pag-ibig. Nawawala ang tiwala at respeto. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.